hindi mo ba narinig ang mga usap-usapan? Pumatol ka raw sa isang disgrasyada at maring hindi ka na manalo sa susunod na eleksyon. Kahit hindi iyon totoo, nagmumukhang totoo dahil sa pabalik-balik mo dito kahit hindi naman kailangan. Bakit nga ba ganito ka sa amin ng anak ko? Ikaw mismong sumisira sa imahe mo. Umiiyak na sambit ni Lina. Paano mo nasasabing disgrasyada ka kung kasama mong ama ng anak mo? Biglang naisatinig ni Bastian. Namilog ang mga mata niya nang tumingala sa lalaki. Anak kong bata sa ibang lalaki. Hindi kang biological na ama niya. Tumigil ka na sa kabaliwan mo. Bulay niya dito. Parang sinasabi mo na rin handa mo akong patulan. Kahit disgrasyada ako, nababalik ko na talaga. Mas lalong bumuhos ang luwas sa mga mata niya. Talaga ba? Kahit positive ang resulta ng DNA namin ng bata, sasabihin mo pa rin na anak mo siya sa iba, ha, Lina? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe mo. Hindi maalis ang ngiti sa labi ni Lina nang malaman niyang ipapakilala siya ng fiancyang si Jake sa pamilya nito. Hindi niya pa kailanman nakilalang pamilya ng lalaki. Kinakaban ako. Aniyat na kangiting binalingan si Jake. Huwag kang kabahan. Kailangan mong maging confident sa harap ng pamilya ko. Hindi ka dapat maging mahina sa paningin nila para aprubahan nilang kasal natin. Naglaho ang ngiti sa labi niya. Wala pa nang maging sila ni Jake. Parati niya nalang napapansing. Parati itong tinatawagan ng ina nito. Lahat ng desisyon nito ay nakadepende sa ina nito. Kahit sa mga outfit nito sa date nila, mama nito ang tinatanong. Kaya nga bigla siyang curious kung anong pamilya talaga meron si Jake. Mahal niya si Jake. Kaya hindi na balik kung ganun ang lalaki. Tanggap niya ang lahat-lahat dito. Nandito na tayo. Ani Jake na agad bumaba at hindi man lang siya pinagbuksan ng pinto. Tuloy at humabol lang siya sa lalaki. Tila nakalimutan agad nitong nandun siya. Kita sa mukha ni Jake na excited itong makita ang pamilya nito. Kaya inintindi niya na lang ang nararamdaman nito. Mommy, ang unang sinalubong agad ni Jake ay ang babaeng nasa edad 50. Maganda at matangkad na animoy. Modelo noong kabataan nito. Oh, iyo. I really miss you. Sa wakas, nandito ka na. Siyempre, Mommy. Ikaw pa ba? Ani Jake habang yakap-yakap pa rin ang ina. Nakangiti lang si Lina sa tabi ng fiancé. Hinintay na ipakilala sa pamilya nito. Kung hindi pa siya napansin ng ina ni Jake ay baka naging hangin na siya ng tuluyan doon. Oh, who's here? Ani ng mama ni Jake na tinignan siya mula ulo hanggang paa. Hello po, madam. Good evening. Ako po ang may fiancé, mama. Iyong kinukwento ko sa inyo. Putol ni Jake sa pagpapakilala niya pa sana. Hilaw na lang siyang napangiti sa mami ni Jake. Tumangungtang mo lang ang ginang at nagbitiw ng tipid ng ngiti sa kanya. At hinila na si Jake papunta sa hapag. Naiwan siya doon. Nahiya siyang sumunod na lang kay Jake. Nakaupo na agad ang lahat pagkarating sa hapag. Kaya siya mismo ang naghila sa sarili niyang umupo. Nag-alangan pa siyang umupo sa hinihilang upuan. Darating si Dorothy. Kasama niyang boyfriend niya. Ani mama ni Jake. Natigilan siya. Parang familiar sa kanyang pangalan. Binalingan niya si Jake. Nagtatanong ang matingin niya. Cousin ko. Sagot ni Jake sa kanya. Napatangutang mo siya. Baka ibang tao lang ang tinutukoy ng ina ni Jake. Iyong si Dorothy kasi kilala niya ay iyong babaeng. Nagalit sa kanya noon. At inakusahan siyang ng agaw ng boyfriend. Samantalang hindi niya naman talaga gusto ang boyfriend nito. Ang totoo ay si Jake talagang gusto niya. Nakaibigan ng boyfriend ng Dorothy na yon. Oh, mukhang nandito na sila. Masayang tumayo agad ang ina ni Jake para puntahan ang main door matapos marinig ang doorbell. Hi, tita! Mula sa hapag ay maririnig ang boses ng babae. Tumayo rin agad si Jake para salubungin ang dumating habang nahiyang nanatili na lamang siya sa mesa. Ilang saglit ay papalapit ng lahat sa hapag. Naririnig niya pang kumustahan ng lahat hanggang sa natigilan na lang ang lahat nang makarap niya mismo ang Dorothy na sinasabi ng ina ni Jake. Ang Dorothy na nag-away sa kanya noon at ang Dorothy na kasi ni Jake ay iisa. Namilog ang mga mata niya na magsalubong ang mga mata nila. Oh my gosh! Bakit nandito sa pamamahay yung babaeng to?
Bulalas ni Dorothy habang nanlilisik pa ang mga mata. What happened? Nagugulo ang usisa rin ng ina ni Jake. Napatayo na siya at medyo nagulat. Don't you know? Itong babaeng to, anak ito ng bagnanakaw. Her father was Ignacio Asuncion. Nag-invest ka sa company nila, tita. Kaya nawala ang 5.8 million niyo dahil sa ama ng babaeng yan. Tinuro pa siya ni Dorothy. Namimilog ang mga mata ng ina ni Jake nang balingan siya. Napalunok siya at mas lalong kinabahan. Nakakulong ang ama niyan, di ba? Baka nandito siya para amuhin ulit kayo at para kumbinsin kayong palabasin ang ama niya sa kulungan. Anipan ni Dorothy at bumaling agad kay Jake. Oh my gosh, Jake. Nagpapaniwala ka naman sa babaeng yan. Alam mo naman ang boyfriend ko naman talaga ang gusto niya at hindi ikaw. Sinubukan niyang agawin si Jen sa akin noon. Nakalimutan mo na? Umiling-iling siya at binalingan si Jake. No, that's not true. Hindi ko. You shut up. Putol ni Dorothy. At akma pa siyang susugurin ngunit hindi nito nagawa dahil pinigilan nito ang boyfriend nito. This is so disappointing, son. Napapailing ang ama ni Jake. Kung tinansya ng ina ni Jake ay para na siyang hinuhusgahan. Napatingin ulit siya kay Jake pero nanatili itong tahimik. Tila na blanco na rin ito dahil sa mga nangyayari. Hindi natuloy ang dinner niya kasamang pamilya ni Jake dahil sinabi agad ni Jake na umalis na sila. Halos hindi na rin siya matingnan ni Jake. Parang nahiya ito sa pamilya nito. Ikinakahiya siya nito. Give me the ring. Ani Jake sa malamig na boses. Nasa sasakyan sila at binabagtas ng sasakyan ang habaan ng highway. Ha? Naguguluhan niyang sambit. Give me the ring and let's end this. Makipaghiwalay na ako sa'yo. Walang paligoy-ligoy ang mga salita ni Jake. Bakit? All this time, nilihi mo ito sa akin. Hindi mo binanggit sa akin na nakakulong ang papa mo. Nagbitiw ito ng sarcastic kung ngisi ng balingan siya. Siguro. Totoo ang sinabi nila. Balak mo lang akong gamitin para makalabas ang ama mo. Agad siyang umiling. No, hindi totoo yan, Jake. You can't fool me this time, Lena. Give me the fucking ring now. Halos mapatalon siya sa gulat dahil sa bulyaw ni Jake. Wala siyang choice, kundi ang tanggalin ng singsing. Ilang saglit ay, biglang hininto ni Jake ang sasakyan. Now, get out. Malamig na utos ni Jake. Napanganga siya. Bumaba ka! Bulyaw pa nito. Naiyak na binuksan niya ang pinto ng sasakyan at bumaba mula sa sasakyan ng lalaki. Para siyang nanghina habang pinagmamasdan ng papalayong sasakyan ng lalaki. Kinapa niya ang bulsa at tinawagan ng kaibigan. Eliza, pwede ba makisuyo? Umiiyak niyang sabi sa kaibigan. Magpapasundo na lang siya dito. Hayop talaga yung Jake na yan. Sarap niya durugin talaga. Nanggigigil ako sa kanya. Iritado ni Carrie habang nagmamaneho. Dumalo ang kaibigan niya sa birthday ng isa sa kakilala nito. Umalis lang saglit ito para sunduin siya sa pang-iiwan sa kanya ni Jake. Kahit anong sabihin ni Carrie, hindi niya nakayang ipagtanggol pa si Jake. Mahal niya ito pero nakakalimutan siya nito kapag pamilya na nitong pinag-uusapan. Ngayong ginawa ni Jake iyon, hindi niya na alam kung talagang minahal siya ng lalaki. Pinunasan niya ang luha sa pisngi niya at nanatiling nakatutok ang mga mata sa unhan. Dahan na, hayaan mo na yon. Sabi ko naman sa'yo, wala ka talagang mapapala sa mga mama's boy. Kapag ganyan, kati mo parati sa puso niyang pamilya niya. Dinaig mo pang kabit na nanlilimos ang atensyon niya. Ani Carrie, hindi pa rin maawat ang mga mata niya sa pagluha. Gusto niyang makalimot sa sakit kahit ngayon lang. Pero hindi niya alam kung papaano. Sama ka na lang sa akin ngayon. Dahil sa ugok na yan, hindi ka makasama-sama sa amin noong sagala. Ngayon ka gumala, patunayan mo sa isang yon na hindi siya malaking kawalan. Ani Carrie, napalunok siya tipid na tumungo. Tama naman si Carrie. Simula noong naging sila ni Jake, hindi niya na nasubukang lumabas kasama ng mga kaibigan. Pukha ngayon lang ulit siya makakabalik sa ganung buhay. At sana nga, sa ganung paraan ay makalimutin niya saglit ang sakit. Oh, nandito si Lena. Himala. Bulalas ng isa sa kaibigan nila. Ilang taon na rin siyang hindi nakita ng mga ito sa ganitong lugar.
Agad siyang binigyan ng mga kasama ng cocktail hanggang sa naging hard drinks na ang inabot sa kanya. Wala na rin pakialang mga kasama nila. Pati siya ay hinila na sa dance floor pero hindi siya sumama. Nanatili siya doon dahil nihilo na siya. Ilang saglit ay nakaramdam siya ng pagkaihi kaya tumayo siya para hagilapin ang CR. Nihilo na siya kaya hindi niya na alam kung tama pa bang nilalakaran. Mabuti na lang at narating niya naman ang CR at payapang nakapagbawas. Kaya lang pagbalik niya ay hindi niya na matandad kung saan tutungo hanggang sa muntik na siyang matumba. Mabuti na lang at may sumalo sa kanya. Sumalubong sa kanyang palalaki nitong perfume. Kasabay nun ay ang agresibong halik na hindi niya talaga inasahan. Hinila siya nito sa kung saan. Namalayan niya na lang ilang saglit na kahiga na siya sa malambot na kama. Tinuloy nitong paghalik sa kanya. Strip, baby. Garagal ang malalim nitong boses. Hindi niya pinansin ang mga sinabi nito. Wala nang lakas pati mga braso niya. Gusto niya nang magpahinga. Hanggang sa kainin na ng dilim ang paningin niya. Mahal kita. Pero mas importante pa rin ang desisyon ng pamilya ko. Para sa akin. Kaya I'm so sorry. Hindi kita kayang piliin. Umiyak siya sa harapan ni Jake. Hawak-hawak niya ang kamay ng lalaki. At ayaw niya itong bitawan. 5 years na tayo, Jake. 5 years na. Itatapon na lang ba natin yun? 5 years lang yun. Kaya ko palitan ang memories natin. Kaya kong tuparin ang mga ipinangako ko sa'yo, sa iba. Makakahanap pa ako ng iba. Ani Jake at umiling-iling. Winaksin ni Jake ang kamay niya na tila nandidirito sa kanya. Let's end this. Wala nang magandang patutunguhan, Dolina. Nagsasawa na rin ako sa'yo. Tapos ay umalis ito. Tinalikuran siya nito nang walang pag-alinlangan. May luha pa sa pisngi niya nang magmulat siya ng mga mata. Nanaginip siya. At kahit sa panaginip, sinasaktan pa rin siya ni Jake. Tila saglit niya lang itong nakalimutan kagabi. Tapos kinaumagahan ay pabalik lang ulit ang alaala nilang dalawa. Wala siyang ibang nakuha kundi hangover. Tulala siyang pinagmusta ng ayos. Wala siyang damit sa ibabaw ng kama. Tanging kumot na lang ang takip niya. Hanggang sa nag-pop up sa utak niya ang senaryo ng halikan. Oh gosh. Nanghinang napasapo siya sa noo. Napatingin siya sa paligid at napagtantong. Hotel ito at hindi itong kwarto niya. Nang maalala ay mukhang nakaalis ng nakasipin niya kagabi. Basta na lang siyang iniwan doon matapos ang nangyari sa kanila kagabi. Parang gusto niyang maiyak. Bakit ba lahat ng nakakasalamuhan yung lalaki ay iniiwan siya pagkatapos? Matapos makuha ang gusto, maglalaho na lang na parang bula. My gosh, kagabi pa kami nag-aalala sa'yo. Hindi mo malang sinabing umuwi ka ng mag-isa. Hindi ka malang nagpaalam. Paano ka nakauwi? Seryoso? Lasing na lasing ka na kagabi. Hindi makapaniwalang bulalas ni Carrie, kinaumagahan. Lasing na lasing na nga siya kagabi. Imposible talagang makauwi siya ng ganong sitwasyon. Pero hindi niya rin naman kayang aminin na bigla na lang siyang nagising kinaumagahan na masakit ang buong katawan at walang saplot sa isang silid ng hotel. Baka sabihin pa ni Carrie na napaka-careless niya. Nahiya siyang malaman itong bumigay na lang siya basta-basta sa isang estanghero kagabi. Nasa silid sila ni Carrie. Ito na rin ang nagsisilbing silid niya. Dahil simula nung kunin ng bangko, pati ang mansyon ng papa niya, si Carrie nang voluntaryong kumukupo sa kanya. Nagtatrabaho kasi ito dati sa kumpanya ng papa niya at ani ni Carrie. Gusto lang nitong suklian ang kabiitan ng ama niya dito kasi nung walang-wala si Carrie at nagkasakit ang ina nito. Ang ama niyang malaking nagambag sa pagpapahospital si ina ni Carrie kaya takaservab ang ina nito at ngayon malusog na. Ito ang talagang kaibigan niyang hindi siya iniwan. Para na nga siya nitong kapatid kong ituring. Hala sige, magpahinga ka muna dyan. Alam kong may hangover ka pa. May pasok pa tayo bukas. Mahirap na ba kalutang kang papasok bukas? Tumawa pa si Carrie. Binigyan siya nito ng gamot para sa hangover. Kung dati, siyang anak ng may-ari ng kumpanya. Ngayon ay, nagtatrabaho na lang siya sa kumpanya sa ilalim ng pamamahala ni Jake. Isang hamak na empleyado lang siya sa isang kumpanya. Ang mas malalay, ang ex niyang namamahala. Parang kailupit naman ang tadhana sa kanya. Napabuntong hininga siya. Nagmamadali na siya kinabukasan. Halos mahulog pa ang folder na bitbit niya nang makarating siya sa company building. Nagtungo muna siya sa office bago dumiretso sa canteen para kumain saglit. Hindi man lang siya nakapag-agahan sa kanila.
Sinadya rin naman na magkaroon ng kantin ang kumpanya para sa mga katulad nilang nagmamadali. Korean cuisine ang mga nakikita niya sa umagang yun. Saktong-sakto at gustong-gusto niya rin ang mga ganon. Matapos siyang makakuha ng pagkain at nakapagbayad ay naghanap agad siya ng mesa niya. May ilang empleyado na ang kumakain doon sa mga oras na yon. Nang makahanap ng pwesto ay agad siyang nagtungo doon. Pero natigilan na lang siya nang biglang iluwa ng double door si Jake. Akala niya mag-isa ito pero may babae nakapunyapit sa braso ng lalaki. Pareho silang natigilan. Hindi nito inaasahang makikita niya ito sa ganitong sitwasyon. Parang may bumara sa lalamunan niya at nagsikip ang dibdib niya sa nakikita. Sabi ko naman sa'yo, magluto na lang tayo sa kondo mo eh. Ayan tuloy. Pero mukhang masasarap naman yata ang foods dito kaya sige. Okay na sa akin. Nagsasalita yung babae na kasama ni Jake. Habang si Jake ay nakatulala pa rin, siya na lang nag-iwas ng tingin. Parang binubugbog ang puso niya na nagpatuloy sa paglalakad tungo sa bakanteng mesa na nakita niya kanina. Nagluluto ang babae sa kondo nito? Kahit kailan hindi pa siya nakapunta sa kondo ni Jake. 5 years na sila pero hindi pa siya dinala nito doon. Parang isang malaking sampalin sa kanya. Gusto nang mahulog ng maluha niya. Habang sumusubo siya ng pagkain, nanginginig ang madaliri niya habang umunguya. Gusto niya nang iwasan si Jekai, hindi niya magawa. Nagtatrabaho siya sa kumpanya nito. Nagpapasalamat na lamang siya at kahit tapos na sila ay hinahayaan pa rin siya nitong manatili sa kumpanya nito. Wala na rin naman siyang mapupuntahan. Hindi niya alam kung may tatanggap pa ba sa kanyang ibang kumpanya gayong kalat na kalat ang tungkol sa pagnanakaw ng ama niya. Gusto niyang lumayo pero hindi niya magawa. Para siyang nakakulong pa rin sa isang selda na patuloy siyang pinapahirapan. Hindi na siya lumingon pa kay Jake nang lumabas siya ng kantin. Tila wala na siya sa sarili habang pakiya sa floor na kung saan siya naka-assign. Hoy, ayos ka lang ba? Kinalabit siya ni Gary. Hindi siya makasagot kay Gary. Papaano niya sasabing okay lang siya, gayong hindi naman talaga. Ayaw niyang magsinungaling dito, pero ayaw niya rin naman na madamay pa ito sa problema niya. Malaki nang naitulong ni Gary para idamay niya pa ito sa ganung kaliit na bagay. Come on, sabihin mo na. Hindi rin naman siya nito tinigilan hanggang sa magsalita. Kaya pinili niyang kausapin ito sa pantry. Seryoso? Bulalas nito matapos siyang sabihin ang nakita niya kanina sa baba. Tumango siya at nagsimula nang tumulo ang mga luha niya nang maalalang nakita niya kanina sa baba. Siguro matagal na siyang maiba habang kayo. Matagal ka na yatang pinaglalaroan ng gagong yun. Kung di lang dahil sa boss natin siya, baka matagal ko na yung nasapak. Nakakairita na talaga siya. Nagbubungangan na si Gary. Wala na kami, Gary. Wala na akong karapatang magreklamo pa. Pero, halata namang nasasaktan ka pa eh. 5 years yun. Hindi birong 5 years. At bago pa lang noong naghiwalay kayo, normal lang na makaramdam ng ganyan. Ang importante, matututo kang unti-unting kalimutan ang nararamdaman mo para sa kanya. Ani Gary at tinapik-tapik ang likuran niya. Tumangutango siya. Tama si Gary. Kailangan niyang matutong mag-move on mula kay Jake. Saka lang siya tiyak na makakapamuhay ng payapa. May bandang 8 na mapansin niyang umakyat na sa office nito si Jake. Napasunod ang tingin ng ibang empleyado kina Jake at sa kasama nitong babae. Kahit sa harap ng nakararami, hawak pa rin Jake ang kamay ng babae. Samantalang dati-rati ay hindi malang siya nito kayang ipakilala sa lahat nang nandun siya, ang GF nito. Wala itong nakakaalam kundi si Gary. Umabot na lamang sila sa 5 years pero nanatiling patago ang relasyon nilang dalawa. Dalawang beses lang siyang naging masaya sa relasyon nila. Noong ligawan siya ni Jake at mag-propose ito ng kasal. Wow ha, may padala-dala na siya ng babae dito sa office niya. Di hamak na mas maganda ka pa rin naman dun. Singit ni Gary at saka kinuha ang folder niya. Ito kasi naghatid ng mga papel sa office ni Jake dahil si Gary rin mismo ang sekretary ni Jake. Napayuko na lang siya. Pampalubag loob na lang iyon ni Gary. Halata namang mas maganda talaga ang babae niyon kaysa sa kanya. At mukha may ibubugas sa buhay ang babae. Hindi katulad niya na isang hamak na trabahante sa kumpanya ni Jake. Wala siyang maibigay sa lalaki. Gary, kain tayo sa labas ngayon. Treat ko. Aniya sa kaibigan at bahagyang umiti. Gusto niyang iwasang mapag-usapan si Jake. Ayaw niyang marinig pa ang pangalan ng lalaki. Oh, di ba nag-iipon ka? Huwag na, next time na lang.
Tatangi pa talaga si Gary. Alam kasi nitong pinag-iipunan niyang gastos para sa pagguha ng attorney para sa papa niya. Kahit papaano, gusto niya pa rin ilabas sa kulungan ng ama niya. Hindi siya naniniwalang ito talagang nagdakaw. At saka, gusto niya rin bawiin ang bahay nila ng ama niya. Importante kasi sa kanyang mansyon na yun. Nakakabit sa bahay na yun ang alaala ng namayapan yung ina. Doon na rin siya lumaki. At nag-iisip kaya ayaw niyang bitawan ang bahay na yun. Ayos lang, Kari. Nakaka-stress ang trabaho. Gusto kong ikain to. Pagdadahilan niya. Oy, uso rin pala sa iyong stress eating? Ngumiti na lang siya. Hala sige, libre mo naman eh. Malakas ako lumamon, baka akala mo. Baka mamaya niyan, umiiyak ka na lang at magsisisi na nilibre mo ako. Tumawa si Kari. Napapailing na lang siya. Ayos lang kahit magkano gastusin niya, basta si Kari. Kulang pa nga yun kung ikumpara sa utang na loob niya sa babae. Ilang beses nang dinala ni Jake ang babae sa opisina at tila naging routine na lang iyon para sa kanya na makita si Jake na may kasamang iba. Kaya lang hanggang ngayon nasasaktan pa rin siya sa tuwing nakikita ang dalawa na magkasama sa opisina. Sa tuwing nasasaktan siya ay nagtutungo siya sa CR upang doon i-boost lahat ng hinanakit na nararamdaman. Ayaw niyang ipakita ang mga luha niya sa harapan ni Jake. Ayaw niyang ipakita ang kahinaan nito. Kahit sa ganung paraan ay, hindi malang siya magmukhang talunan. Kahit ang totoo ay, durog na siya. Mag-relax ka muna. Anikari minsan sa tuwing mapapansin itong isubsob niyang sarili sa trabaho para lang makalimutan niyang sakit na nararamdaman. Ayos lang ako. Kailangan ko itong tapusin agad para wala na akong babalikan pa bukas. Napapabuntong hininga na lang si Kari sa tuwing sasagutin siya ng ganon. 3 buwan ang nakalipas. Hindi niya alam kung paano siya nakasurvive sa loob ng 3 buwan na yon. Naraw-araw na tila tinutorture ang kalooban niya. Tara na. Nakangiti na sambit ni Kari at lumapit sa desk niya. Break time na pala at hindi niya malang napansin ang oras. Ngumiti siya sa kaibigan na tumayo. Kaya lang natigilan siya ng matanaw ang babaeng paparating. Si Dorothy. Natulala na lang siya. Natatanaw siya ng babae sa kinatatayuan niya. Huli na para makumbliba. What the heck are you doing here? Di ba nakipaghiwalay na ang pinsan ko sa'yo? Bakit nandito ka? Sinulsulan mo siyang bumalik sa'yo? Agad na bunga ni Dorothy sa kanya. Akmang susugurin na siya nito nang biglang pumagit na si Kari. Ano po bang sinasabi niyo? Bulalas ni Kari. Medyo iritado na rin ang kaibigan niya. Kinakabahan siya. Baka madamay pati si Kari. Inakit mo na naman ba siya? Gaya ng ginawa mo sa boyfriend ko? Doon ka magaling, di ba? Ang mangakit. Akala mo naman ikakaganda mo iyan. Hindi ka maganda sa totoo lang. Masaya ng pinsan ko kay Ruby. Walang apat na bulyon ni Dorothy sa pumumukha niya. So ang pangalan ng babae bago ni Jake ay Ruby. Ang babaeng iyon ay mukhang gustong-gusto ng pamilya ni Jake. Lalo na si Dorothy. Samantalang siya. Parang gusto niyang maiyak. Doon palang wala nang gusto si Jake sa'yo. Pinatulan ka lang niya dahil maladi ka. Pero sa totoo lang maliban sa bumungka ka, wala ka ng ibang years sa buhay niya. Para usan ka lang. Teka, mukhang sobra na yan ah. Anong para usan ang pinagsasabi mo? Kung nagkaroon ng lalaki sa buhay si Lina, si Jake lang yun. Tumipensa ng kaibigan niya. Tumahimik ka kung ayaw mo mawalan ng trabaho. Bulyo ni Dorothy kay Kari. Hinawakan niya na sa braso ang kaibigan. Kari, tama na. Huwag mo na siyang patulan. Hayaan mo na siya. Nag-aalala siya sa kaibigan. Hindi, sobra na siya. Akala mo naman ang ganda. Dati na akong nagtitimpi sa bruhang to eh. Mukha ng mga aswang. Namilog ang mga mata ni Dorothy nang marinig mula kay Kari iyon. Ang liit-liit ng sahod niyo dito. Mas malaki pa ang kita ng construction workers kaysa dito. Hindi malaking kaulan nitong kumpanya niyo. Pangit ang management. Pangit pang may-ari. Lalo na yung gago niyong CEO. Ani Kari sabay turo sa kakalabas na si Jake sa opisina. Nagsalubong ang kilay ni Jake. Hindi niya alam kung paano papipigilan si Kari. Parang nablanko niya siya. Wala na siyang makapangsalita sa isipan niya. Hindi niya alam kung hihilain niya si Kari o ano. Parang hindi kasi ito paawat. Walang hiya ka.
Sa pagkakataong ito ay sumugod na si Dorothy. Mas lalong hindi niya na napigilan pa ang dalawa. Kaya lang itong si Carrie ay sanay sa batak na trabaho, lalo na taga-probinsya kaya mas malakas kaysa kay Dorothy. Sumubsob si Dorothy sa sahig, tsaka naman lumapit si Jake para awatin ang dalawa. Dahil hindi pa't natapos si Carrie, atakmang sasabunutan pa sana si Dorothy nang pumagitna na si Jake. Kaya lang iyong sapak ni Carrie ay dumapos sa panga ni Jake. Kita niyang nagdilim ang mata ni Jake dahil sa ginawa ni Carrie. O ano? Sasapakin mo rin ako? Bakla ka. Sige, sige. Paghamon ni Carrie. Kumuyong mang kamao ni Jake pero hindi ito nagawang saktan si Carrie. Imbis na patulan si Carrie ay pinatayo na lang nito ang pinsang si Dorothy. Nagpapanik din siya. Papaano kung anong gawin ng pamilya ni Jake kay Carrie? Kapag may nangyaring masama kay Carrie, kasalanan niya. Mapapahamak ang kaibigan niya dahil sa kanya. Mayaman ang pamilya ni Jake. At iyong ginawa ni Carrie ay tiyak hindi papalampasin ang pamilya ni Jake. Dahil sa pagpapanik niya, biglang umiikot ang paningin niya. Nanatiling malakas ang kabog ng dibdib niya kahit na umiikot ang paningin niya. Hanggang sa bigla na lang nagdilim ang paningin niya, tuluyan na siyang bumagsak. Nagising siya sa hospital na siya. Ang puting kasamin ng hospital ang bumungad sa kanya. May swero ang braso niya nang iangat niya ito. Diyos ko, Lina! Gising ka na! Ang mukha agad ni Carrie ang bumungad sa kanya. Kahit na namibigat pa ang pakiramdam ay bumangon siya, pakas ng pag-aalala sa mga mata niya habang pinagmamasdan ng kaibigan. Dapat umalis ka na. Tiyak galit sa iyong pamilya ni Jake dahil sa ginawa mo kay. Hindi mangyayari yun. Wala silang magagawang masama sa akin. Huwag kang mag-alala. Paniniguro ni Carrie sa kanya. Papaano? Basta, may alas ako at huwag na huwag silang magkakamaling galawin ako kung ayaw nilang ibunyag ko yun. May tapang sa mukha ni Carrie. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng kaibigan. Pero Lina, ngayon ay bumukas pang pag-alala sa mukha ni Carrie. Chinek ka ng doktor at nalaman na buntis ka. 1.5 months, Lina. Para siyang tinakasan ng kulay sa mukha nang marinig ang sinabi ng kaibigan. Bakit? Hindi niya na alam kung ano pang sasabihin. Hindi niya lubos sa kalayang saka pumutok ang balitang ito kung kailan nasa alanganin siyang sitwasyon. Alam na ni Jake at Dorothy ang tungkol sa pagbubuntis niya. Nasa silid ang dalawa kasama si Carrie na nagbabantay sa kanya. Ayaw nitong umalis sa tabi niya kanina pa. Darating daw ang pamilya ni Jake doon at nalaman nilang cover ng pamilya ni Jake ang bill niya sa hospital. Bakit kailangan pa nating hintayin ang pamilya niya? Bakit hindi ako pwedeng umalis? Nagugulo ang usisa niya kay Carrie. Bumusangot na binalingan ni Carrie sina Dorothy at Jake, sabay na nag-iwas ng tingin sina Jake kay Carrie. Ewan ko, sabi ni Jake hindi naman siyang ama ng bata, pero gusto pa rin daw makipag-usap ng pamilya ng unggoy na yun sa'yo. Mahinang sambit ni Carrie sa kanya. Napalunok siya. Ano kayang dahilan? Ilang saglit lang ang hinintay nila nang dumating na nga ang mga magulang ni Jake. Taas noong pumasok ang ina ni Jake at direktang nakatingin sa kanya. So, magkano'ng kailangan mo? Iyon agad ang bungad ng ina ni Jake, mula ng kahit anong seremonyas. Ho? Automatikong umangat ang kilay ni Lina sa agad na sinabi ng ginang. Gusto kong iwan mo sa akin ang bata at lumayo kapag tapos mong manganak. Sundod na sinabi ng ginang. Namilog ang mga mata niya. Babayaran kita ng kahit na magkano. Just name your price. Eksaheradang sambit ng ginang. Mom, hindi akong ama ng bata. Walang nangyari sa amin. Kaya ano bang sinasabi niyo? Bulalas ni Jake sa likod. Yes, tamang sinabi ni Jake. Sa loob ng 5 taon nilang relasyon, wala pang nangyari sa kanila ng lalaki. Hindi sila nakapagsolo talaga. At mukhang wala rin talagang balak si Jake na gawin iyong bagay na yun sa kanya. Siguro ay dahil si Ruby ang talagang gumagawa ng parting yun para kay Jake. Matagal na siyang niloloko ni Jake at ngayon lang lumabas ang totoo. You shut up, Jake. Gusto kong marinig sa bibig ng babaeng ito mismo ang totoo. Alam kong nagsisinungaling ka lang para pagtakpan ng totoo na nakabuntis ka nga. Tsaka, kailangan ng tagapagmana ng kumpanya. Malaki ang bagay na magkaroon ka ng anak ngayon pa lang. Ani ng ina ni Jake. Napalunok siya at bakas ang mangha sa mga mata. Kung makapagsalita ang babae ay, tila bagay lang ang pinag-usapan nila
na pwedeng makuha kahit kailan nito gustuhin. Anak niyang pinag-usapan ng mga to, hindi isang bagay. Hindi si Jake ang ama ng batang dinadala ko. Nanginginig niyang amin. Pati si Kara ay gulat na napatingin sa kanya. Alam nitong maliban kay Jake, wala nang ibang lalaki sa buhay niya. Matino siya sa mga mata ni Kari, kaya hindi ito makapaniwala sa sinasabi niya. Pero kung ito lang ang paraan para mailigtas niya ang anak sa kamay ng mga makasariling pamilya na to, aaminin niyang totoo. Aaminin kong hindi ako naging tapat kay Jake. Aniyat binalingan si Jake. Gusto niyang makita ko ano magiging reaction ni Jake. Gusto niyang makita sa mukha nito ang galit. Gusto niyang maramdaman nito ang pakiramdam ng pinagtaksilan. Gusto niyang masagi ang pride nito. Habang kami, may ibang lalaki akong karelasyon. Nanatili ang lamig sa mga mata niya. Lina, hindi yan totoo. Mahinang sambit ni Kari na tila gusto pang isalbang pride niya. Umiling siya kay Kari at ngumiti. Totoo Kari, hindi ako naging tapat kay Jay. May iba ako noon pa at buntis ako sa anak niya at hindi kay Jay. Napanganga ang kaibigan niya. Ano? Umalingaw sa sulok ng private room ang boses ng ina ni Jake. Oh my gosh, I told you tita. May kakatiyan ang babaeng yan. Sabi na eh, sa una pa lang alam ko nang wala siyang magandang maidudulot kay Jake. Sulsul naman agad ni Dorothy. I can't believe you. Pinaniwala mo anak kong mahal mo siya. At nagawa mo siyang mapapayag na pakasalan ka? You were. Maliban sa anak ka ng magdanakaw, malandi ka rin. Buliyaw ng ina ni Jay. Napapikit na lamang siya sa malakas na sigaw ng babae. Mabuti nga't hindi ka namin tinanggap noon. I'm thankful to my instinct. Mabuti na lang naramdaman ko agad na hindi ka karapat dapat sa anak ko. You and your father was a damn user and thieves. San ka nga naman magbumana, diba? Dagdag pa ng ginang. Umiling-iling si Kari sa harapan niya. Alam niya sa lahat ng taong nandito ngayon, si Kari ang nanatiling hindi maniniwalang masama siya. Malinis ang tingin ni Kari sa kanya kahit pa ilang beses niyang sabihin masama siya. Maniniwala pa rin ang kaibigan na mabuti siya. At nagpapasalamat siya doon. Oh my gosh, I felt sorry to my cousin. Mabait naman si Jay, kaya bakit ito nagkagawa ng babae ito sa kanya? Hindi niya deserve na lokohay ng ganito tita. Umaktong umiyak si Dorothy. Kanina pa ito nakikisakay sa galit niyang tiyahin. Lumayas ka na agad ngayon. Ayoko makikita ka pa sa kumpanya namin. Huwag na huwag ka nang umaligid sa anak ko. Makati ka. Buliyo ng ina ni Jay. Pwede na siyang ma-discharge ngayon, mabuti na lang. Inalalayan siya ni Kari na makalabas ng ginang. Hayaan mo. Babalik ako sa pinagtrabahuan ko noon. Mas malaki ang sahod doon kaya ayos lang na. Hinawakan niya ang kamay ni Kari. Ngumiti siya dito. Salamat Kari. Ayos lang. Kaya ko ang sarili ko. Malaki-laki ng naipon ko para makapagsimula ng mag-isa. Ayokong habang buhay makumpasanin. Hindi mo ako responsibilidad. Pero, pinuto niya ito sa isang iling. Kari, bilang umiiyak ang kaibigan niya, pinahid niyang luwas sa pisngi nito. Kahit sinabi mo yon, ayoko pa rin maniwalang may iba kang lalaki. Introvert ka eh. Imposible yon. Umiiyak na sambit nito. Napangiti na lang siya. Nang makalabas na sila sa private room ay, takangat ang kilay na nakaabang sa paglabas niya ang ina ni Jake pati si Dorothy. Nakangisi si Dorothy na parang nanalay ito sa kaso. Akala mo malinis? Pero may nakatago pa rin kakatihan. Bubulong-bulong pa ni Dorothy. Iritadong nilingon ito ni Kari. Oh, talaga ba? Eh ikaw, alam ko rin ang sekreto mo eh. Gusto mo ibunyag ko para magkaalaman na kung sino ang mas malala sa inyong dalawa ni Lina? Nakangisi na banta ni Kari kay Dorothy. Napakunot ang noo niya nang mapansin na namudla si Dorothy at Jake sa sinabi ni Kari. Talaga bang aalis ka na? Ayaw mo na talaga akong kasama? Nagsasawa ka na ba sa room ko? Pangit bang room ko? Nababahuan ka ba? Naglilinis naman ako eh. Kaya bakit ka pa aalis? Naiiyak na si Kari habang nakatingin sa kanyang nag-iimpake. Natawa na lang siya. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi naman iyan ang rason kaya ako aalis eh. Nalaman niyang may niiwang property ang mama niya sa isang liblib na lugar sa Zambales. Ayon sa nakalap niyang impormasyon ay,
May maliit na lote ang mama niya sa probinsyang yon at may lumang bahay. Balak niyang ipayos ang bahay at tirhan. Gusto niyang subukang mag-try na tumira sa ganong lugar. Pakiramdam niya kasi ay tahimik doon at mukhang presko rin ang hangin. Tamang-tama para sa kanila ng anak niya. Kailangan niya ng healthy environment para sa kanila ng anak niya. Gusto niya ng stress-free. Bibisitahin na lang kita doon kapag nakaluwag-luwag ako. Mag-iipon ako dito. Tuluyan na ngang umiyak si Carrie kaya niyakap niya ito. Jesus, para naman ako mag-a-abroad nito. Diyan lang naman ako, sa Pilipinas pa rin. Natatawa niyang alos sa kaibigan. Nag-ingat kayo doon. Wala ka pa man din kasama. Baka kung mapano ka doon. Umiling siya. Ayos lang. May aswang sa probinsya. Buntis ka. Dagdag pa ni Carrie. Napahagalpak siya ng tawa. Hinatid siya ni Carrie sa terminal ng bus kinabukasan. Napakarami nitong pinabaon sa kanyang kutkutin. Dinaig pa nitong ina sa pag-over-concern nito sa kanya. Iyon isa sa mamimiss niya sa kaibigan niya. Tawag ka agad ha? Kapag nakarating ka na doon. O baka text? Baka walang signal doon. Kontakin mo ako parati. Habilin pa ni Carrie habang nasa labas sila ng bus. Sure, ikaw rin. Mag-ingat ka dito tsaka huwag masyadong mag-party baka. Matulad ka sa akin ha, nadali ng one night stand. Aniyat na tawa. Namilog ang mga mata ni Carrie. Seryoso? Totoo talagang ibang ama ng batang dinadala mo at hindi kay Jake? Tumango siya. Oo, Carrie, pero hindi ko yun sinasadya. Kasalanan ko rin. Gaga, gwapo ba? Tiyak gwapo kasi bumigay ka kaagad eh. Oh my gosh, alam mo bang pangalan? Tumili pa sa kilig si Carrie. Napabuntong hininga na lang siya. Iyon nga ang problema. Wala siyang ideya sa itsura ng lalaking gumalaw sa kanya nung gabing yon. Mas lalong hindi niya alam ang pangalan ng lalaki. Sumakay na siya sa bus at tahimik ang naging biyahe niya. Pinuklat niya ang papel sa kamay. San Lorenzo. Basa niya sa pangalan ng probinsya at napabuntong hininga at saka tumingin sa labas. Umaasa siyang sana maging maayos ang kapalaran niya sa bagong lugar na pupuntahan. Sabi dito lumaking ina niya. Ang lumang bahay na nakatirik sa maliit na lote doon ay siyang tirahan ng ina niya. Hindi kasi masyadong nagkukwentong mama niya tungkol sa buhay nito nung bata pa ito. Pero nung 10 years old siya, bago ito namatay ay, iniwan ito sa kanyang diary nito. Basahin mo yan, oras na tumungtong ka na ng 20. Mas maintindihan mo yan kapag malaki ka na. Iyon ang huling habili ng ina matapos maiabot sa kanyang diary nito. Sinunod niya ang gusto ng ina. At nung mag-edad 20 na siya ay, binasa niyang diary. Nakasulat doon lahat ng tungkol sa namayapa niyang lola at ang love story ng ina niya at ang ama niya. Nabanggit doon ang tungkol sa lote na kalakip ng titulo ng lote na nakapaloob sa diary. Hindi mayaman ang ina niya, ang ama niya ay pinamanahan ng namayapa nitong ama kaya sila namuhay ng marangya noon. Pero nang mawala ang ina niya ay, saka lumubog ang pangkabuhayan nila. Pinaratangan pang ama niyang nagnakaw kaya nakulong. At napabayaan ang utang nito sa bangko. Kaya ngayon ay, kinukuha na ng bangko lahat ng properties na meron sila upang mabayaran ang utang ng ama niya. Ang lote sa San Lorenzo ang nag-iisang bagay na hindi alam ng ama niya. Tinatago yun ng ina niya para lamang sa kanya. At tama nga ang ina niya, kailangan na kailangan niya iyon. Tila nahulaan na ng ina niya, naaabot siya sa ganitong punto ng buhay niya. Sumakay siya ng tricycle mula sa provincial road, papasok sa mismong lugar. Sinabi niya sa driver ang address at huminto ito sa isang malaking bahay na halatang sobrang luma na. Ito na po yun. Anak ka po ba ng mga Keho? Biglang tanong ng driver ng tricycle. Oo, anak ako ni Merced Keho. Tumango-tango ang driver. Mabuti naman at mukhang may titira na sa bahay na yan. Matibay pa naman ibang parte ng bahay na yan. Pero hindi pa rin kayo pakampante dahil luma na. Napabuntong hininga siya. Iyan nga rin ang pinaproblema niya dahil mukhang malaking trabaho ang bahay. Pero noon pa man, balak niya na talagang iparenovate ito. Umugo ang tricycle sa malayo. Umalis na ito at iniwan siyang nakatayo sa harapan ng lumang bahay. Dinukot niya ang lumang litrato na nasa bulsa niya. Pinagmamasdan niya ang litrato tsaka lilipat ang mata niya sa lumang bahay. Ang layo-layo na ng itsura nito ngayon sa dati nitong itsura noon. Marami pa kasing bulaklak noon.
Pero ngayon, puros na lang malalaking punong nakikita niya at ang bahay. Wala siyang kapitbahay. Nagsimula na siyang pumasok sa loob. Kahit sa paghakot ng gamit ay pahirapan din. Humihingal na siya nang matapos siya sa pagpapasok ng mga gamit niya. Tagagtak ang paos niya nang mapabuksan ang bahay. Ang kandado nun ay sobrang luma na rin pero nakakagulat kaya pagbuksan ng lumang susi ang hawak niya, napangiti siya. Ito ang bagong simula niya. Unang bungad pa lang ay nararamdaman niya. Magiging masaya siya sa lugar niya iyon kahit mag-isa lang siya. Hinimas siyang impis na tiyan. Kasama niyang anak niya sa lugar niya iyon kaya hindi siya nag-iisa. Mamumuhay tayong tahimik dito anak. Kahit tayong dalawa lang, kaya natin to. Nakangiting sambit niya sa kawalan. Namumroblema si Lina habang pinagbamasdan ang gastos niya para sa araw na iyon. Kumuha siya ng taong gagawa ng renovation ng bahay niya. Wala siyang ideya sa process ng pagpaparenovate ng bahay kaya iniasa niya na lang sa mga gumagawa. Kaya lang nasyak siya na malamang kukulangin ng perang ipon niya para sa renovation. Ang nagagawa lang niya ay pagpapatibay sa haligi at pagkukumpuni sa mga tubo ng tubig. Higit sa lahat, kailangan niyang tubig sa lugar na iyon. Nagpapasalamat siyang nagawa agad ang kuryente niya. Inunin niya muna kasi ang mga talagang importante. Diyos ko, ang laki-laki pala ng gastos. Napasapo siya sa noo. Wala na silang kakainin sa susunod na araw kapag inunin niya ang pagpapagawa sa bahay. Napangalong baba siya sa may bitana ng pangalawang palapag ng bahay. Pinagbasta niyang tahimik na labas. Mabining umiihip ang hangin. Pinapakalma siya ng hangin kaya't napapikit siya. Sana noon pa tayo tumira dito anak. Kung alam ko lang na ganito kaganda dito. Bumubulong-bulong niya. Tamang mama niya sa sinulat nito sa diary nito. Magandang lugar nga ang San Lorenzo. Payapat malamig. Nakakahilom ng sugat ang lugar. Kinapa niya ang kanakaumbok niyang tiyan. 7 months ng tiyan niya. Napapangiti siya kapag mararamdamang tila gagalaw ang anak niya sa loob. Malapit na itong mag-8 at ramdam niya na ito. Magpapakalusog ka. Kaya natin dalawa ito. Bulong niya sa anak. Sa susunod na araw ay bumili na lamang siya ng stock nilang pagkain. Kaya lang napadaan siya sa isang hardware at nahagilap ng matang martilyo. At kung ano-anong gamit pang kapetero na kahit siya nang bumili noon sa kagustong matapos agad ang pagkukumpuni ng bahay niya. Napapakamot siya sa ulo ng pagmasdan niyang nagastos niya at mga nabili niya. Tsaka pag-aaralan rin niya kung paano pumukpok at kung paano magkumpuni ng mga butas. Aray! Bulalas niya nang mapukpok niya ang parte ng daliri. Isang araw ay sinubukan niya magkumpuni ng dingding. Tila kay dali lamang niyang gawin. Pero nung siya nang gumaway, inabot siya ng hapon kakapukpok. Nagganda sugat pang kamay niya at namamagari ng hinlalaki niya. Napilitan tuloy siyang ihinto ang ginagawa. Pagod na siya pero kailangan niya pang magluto para sa sarili. Hay nako, ang hirap ng walang alam sa ganito. Kung bakit kasi lumaki pa akong city girl. Sana natutunan ko man lang ng ganitong noon. Hindi ako makakasurvive kung ganito na lang ako parati. Nainis sa sambit niya sa sarili. Kinapukasan ay nalaman niyang last na ng takal ng bigas na meron siya. Last niyang pera ay ibibili niya mamaya sa palengke ng bigas. Parang gusto niya nang maiyak. Hapon nang magtungo siya sa palengke. May asawa ka ba? Di ba ikaw yung nakatira sa lumang bahay malapit sa highway? Isang tendera ng bigas ang nag-usisa bigla sa kanya. Ah, opo, wala pa akong asawa. Nihiya niyang tugon sa alay. Uy, saktong-sakto namimigay si congressman ng cash assistance sa mga single mom ngayon. Magpalista ka lang doon para makasali ka sa magbibigyan. Nakangiting sabi ng alay. Namilog ang mga mata niya at agad kumislap ang mga mata. Wala namang binanggit ang babae pero wala na siya upakialam kung magkano'ng ibibigay. Wala na rin naman silang kakainin ng anak niya sa susunod na araw. Kaya magbabakasakali na lang siya ngayon doon. Agaran siya nagtungo sa barangay hall para magpalista. Napatingin sa kanyang mga tao nakapila doon. Ang haba-haba ng pila pero wala siyang pakialam. Ang importante ay may makuha siyang pera. Ang haba-haba ng pila pero napansin niyang ang isang babae na siyang naglilista ng pangalan. Paunahin niyo ang buntis, sabi ng babae naglilista. Kanina pa kami rito tapos paunahin niyo yan? Tsaka mukhang hindi siya taga rito. Ngayon lang namin niya nakita. Pumalag ang babae na sa pila. Buntis po siya. Hindi niyo nakikita? Lahat naman kayo makakatanggap eh.
Wala ko kayong dapat ipag-alala. Ani ng babaeng tagalista sa kalmadong boses kahit nag-iinitan ng mga tao sa pila. Hindi rin po yata yan butante dito. Wala kayong mapapala dyan. Mamaya nyo nabigyan yan, miss. Sumigaw na rin ang lalaki sa dulo ng pila. Napaatras siya. Para nagigilty siya. Halika na, miss. Huwag niyo silang pakinggan. Hindi na mimili ng bibigyan si congressman. Ani ng tagalista. Kung ganun, didiretso na kami sa nagbibigay. Walang kwentang taglista. May favoritism. Bulyaw ng iba pa't nagsimula na silang umalis sa pila at pumasok sa barangay hall kaya nagkagulo na. Agad siyang lumayo doon at agad na nakaramdam ng takot nang bigyan siya ng nakakatakot ng tingin ng mga taong nasa pila hanggang sa nabangga pa siya ng isa sa mga pumipila. Napaupo siya sa lupa at napangiwi ng masaktan ang pangupo. Nahirapan siyang tumayo pero nagulat na lamang nang may kamay na tumulong sa kanya para tumayo siya. Miss, are you okay? Baka sa pag-alala sa boses ng lalaki sa likod niya na siyang tumulong sa kanya. Nang tuluyan na siyang makatayo ay humarap siya dito. Nagulat na lang siya nang makita ang itsura ng taong tumulong sa kanya. Matangkad ito, maputi at sobrang gwapo. Para itong artista, nasa mga mata pa rin ito ang pag-alala habang pinagmamasdan ng itsura niya. Medic! Medic! Tawag nito sa nurse na nakaantabay malapit sa table ng mga tagalista. Nandiyan si Congressman. Umayos kayo. Sigaw ng ibang tao. Yes po, Congressman. Humihingal na sambit ng nurse na nakalapit na sa lalaki. Namilog ang mga mata niya. Ibig sabihin ay ang nasarapan niya ngayon. Ang Congressman ng lugar na ito? E-check mo siya. Kinuro siya ng gwapong Congressman. Nakita ko siyang natumba kanina nang magkagulo dito. Baka may nangyari sa baby niya at sa kanya. Sige-sige po. Sunod-sunod na pagtango ng nurse at nilalay na siya nitong umalis na. Ngunit bago siya tuluyang umalis ay napalingon pa ulit siya sa malapad na likod ng congressman. Kung nagkataong nakatira ito sa syudad ay tiyak na pagkakaguluhan ng mga talent agency ang congressman na iyon. Sobrang gwapo nito at hindi bagay dito ang profesyon. Mas bagay dito ang maging modelo or artista. What happened? Kung ito ang tanong ni Bastian sa isa sa pulis na patakbong nagtungo palabas ng barangay hall. Nagkakagulo raw sa labas, nagkainitan ang mga tao. Hindi pa namin alam ang ibang detalye, iimbestigahan pa namin. Seryosong tugon ng pulis at nagpaalam na sa kanya. Saktong pagkarating niya sa labas ay nakita niya ang buntis na babaeng natumba matapos mabunggo ng isa sa mga nakapila sa labas ng barangay hall. Nagtagis ang bagang niya at agad na nalapitan ng babae. Halos hindi na ito makatayo at napapangiwi pa. Sinalakay ng pag-alala ang puso niya nang makita ang babae. Miss, are you okay? Nadaalalang pinagmasdan niya ito. Magandang babae. Namimilog ang inosente nitong mga mata habang nakatitig sa kanya. Natigilan siya na ilang saglit nang mapagmasdan nito nang mas malapitan. Parang familiar ang mukha nito. Tila nagkita na sila noon. Nagtawag na agad siya ng nurse at hindi na pinatagal pa iyon. Gustong-gusto niyang usisayin ito. Kung saan sila nagkita at bakit familiar ito sa kanya. Pero ayaw niyang baka mapahamak pa ito dahil ang inunay niya pang pagtatanong tungkol sa buhay nito. Nang tumalikod na agad ang babae ay agad niyang sinundan nito ng tingin. Lahat ng mga nandun ngayon ay single mother. Ibig sabihin ay single mother din ang babaeng iyon. Nasaan kayang nakabuntis dito kung ganon? Si Congressman nandito, nako. Agad nagpanik ang mga tao nang mapansin nandun siya, kunot nung pinagmasdan niya ang mga tao. Umayos kayo, nandito si Congressman. Sigaw ng iba. Samantalang kanina ay ang gulo-gulo ng mga ito. Ngayong nandito siya, ay tila mga asong bahag ang mga buntot. Agad niyang nilapitan ang mga naglilista dahil sabi ng pulisay itong punot dulo ng kaguluhan kanina. Congressman, nagkakagulo na po sila kanina matapos ko pong puunahin iyong buntis. Nagalit ang manas pila dahil hindi raw butante ang babaeng buntis kanina. Sinikap ko naman po napakalmahin sila pero biglang nang gulo ng iba sa kanila. Hindi ko na po napigilan ng iba. Naiiyak ang naglilista. Walang ibang buntis sa pila nang tingnan niya. Ibig sabihin ay yung buntis na nakita niyang natumba kanina ang tinutukoy na naglilista. Tiningnan niya ang mga mukha ng mga taong nasa pila. Kitang pagkapahiya at takot sa mukha ng mga ito. Halatang nag-guilty sa mga kalokohan ng mga ito. Butante man o hindi, ay dapat mabigyan.
ang ibinibigay po natin ngayon ay galing din sa taong bayan, hindi po ito galing sa amin. Lahat tayo ay nagbibigay ng tax, kaya lahat ay dapat pantay-pantay dito. Iyong buntis kanina ay kagaya nyo rin, taxpayer din. May karapatan din siya sa pera na ibibigay ngayon dito. Kaya butanti man o hindi, bibigyan dapat. As long as single mother, dahil yan cover ng cash assistance na isasagawa ngayon dito. Paglilinaw niya sa malakas na boses, natahimik ang lahat. Wala nang nagsalita at ilang saglit ay naging smooth na rin ang transaksyon. Sa kanya lang nagawang iwan ang mga ito. Dagdung ulit siya sa loob, diretso sa klinik ng barangay. Naabutan niya pang kinukuhanan ng blood pressure ang buntis na tinulungan niya kanina. Anong pangalan? Usisa niya sa volunteer na tauhan ng klinik. Yung buntis po? Tumungo siya kaya tinanap agad ang tauhan ng papel sa desk nito. Pangalan niya po ay Lina May Keo Asuncion. Siya po ang bagong nakatira sa lumang bahay ng mga Keo, malapit sa highway po. Sabi anak raw ng dating may-ari ng lumang bahay doon. Paliwanag ng babaeng tauhan sa klinik. Kumunot ang noo niya. Napakaluma na ng bahay na iyon. He's doubtful about the house's capabilities. Baka bumigay ang bahay na iyon. At sa pagkakaalam niya, nakatayo yun bata pa siya. Buntis pa man din ang nakatira sa bahay. At kapag umuho iyo'y, hindi niya masisiguro kung makakaligtas ito. Pwede ko ba siyang makausap, nurse? Pagkatapos mo siyang ma-check. Pakisabi sa kanya, hihintayin ko siya sa office ng kapitan. Nilapitan niya ang nurse na nag-check kay Lina. Sure ko, malapit na rin naman siyang matapos. Sasabihin ko kaagad sa kanya. Ani nurse, nagpasalamat siya dito at nagtungo sa office ng kapitan. Nakipag-usap muna siya sa kapitan at pinakinggan ang mahinaing nito tungkol sa kakulangan ng barangay. Ilang saglit lang ay dumating na rin sa wakas ang babaeng hinihintay niya. Si Lina May Keho, Asuncion. Bakas ang kalituhan sa mga mata nito nang bumungad sa entrada ng opisina. Agad naman itong inasikaso ng manandon. Lumabas na siya para harapin ito. Akmang lalapitan niya ito ng matanaw itong pumikit. Matapos tamaan ng ilang salamin ang mga mata. Nasilaw ito kaya napapikit. At tila talo na malakas na bumuo sa isipan niya ang mga alaala. Ang mukha ng babaeng iniwan niya sa hotel room noon ang agad pumasok sa isipan niya. Tinawagan siya ng ina niya noon na umuwi na dahil may agaran siyang appointment sa isang malaking negosyante. Kaya hindi niya nagawa pang gisingin ang babaeng nakasama niya noong gabing iyon. Ngunit bago siya umalis ay napagmasdan niya ang mukha nito sa umagang iyon. Aaminin niyang ilang linggo siyang hindi pinatulog niyon. Sa tuwing pipikit siya ay ang mukha ng babaeng mihimbing na natutulog sa hotel na iyon ang parating sumusulpot sa isipan niya. Gusto niyang balikan ang hotel na iyon upang itanong ang pangalan ng babaeng nakasama niya ng gabing iyon. Pero dahil bisay, nawala na sa isipan niya. Hanggang sa heto, at nasa harapan niya ng babaeng matagal nang gustong makita ulit. Si Lina May Keho Asuncion. Parang slow motion ang lahat habang papalapit siya. Kahit noong magmulat ito ng mga mata, at nagtama na ang mga mata nilang dalawa. Ang inosente nitong mga matay nakatitig sa kanya. Hindi niya makalimutan. Siyang nakauna sa babae. Wala pang kahit ang sinong gumalaw dito. Napatunayan niya iyon sa dugong nakita niya kinaumagahan. Ang guilt na naramdaman niya nung unay, mas lumala ngayong nakikita niya na ito ngayon dito. Malaki ang tiyan at tila nangangailangan ng tulong. Ilang beses siyang napumura sa isipan. Congressman Bastian Villamore. The one and only beloved congressman of this province. Natulala siya ng matitigan nitong malapitan. Hindi niya lubos sa kalaing matitigan niya ulit ito nang ganito kalapit. Akala niya ay iyon ang una at huling malalapitan niya ito. Matas ang respeto dito ng mga taong nandun. Abala at iyak na once in a blue moon mo lang makakadaupang palat. Pero heto siya at harap na naman ito. This is the first time na humanga siya sa lalaki. Talaga namang nakakamanga ang aura at hitsura nito. Nakaka-intimidate na hindi niya maintindihan. Hello, Miss Asuncion. Anito sa mababang boses. Napalunok siya nang marinig ang boses nito. Kahit boses ay lalaking lalaki. Yes po, ako nga ho. Ngumiti ito, agad siyang napalunok. Automatikong nagwala ang puso niya na tila makipagkarerahan sa kung anong bagay. I'm sorry about the commotion that happened earlier. Pinatawag kita para personal na maiabot sa'yo. Ang tulong na kanina mo pa dapat matanggap. Anito at naghila ng upuan malapit sa kanya. Saglit itong natigilan at bumukas ang pag-aalala sa mukha.
By the way, you have to eat first. Gulat agad siyang umiling. Kumain na po ako bago ako nagtungo dito. Totoo naman. At kahit hindi man siya kumain, hindi siya aamin na nagugutom siya. Lalo na si isang tulad ni Bastian. Oh, is that so? Ang sekretary ko ang mag-aabot sa iyo mamaya. Anito sabay sulyap sa tiyan niya. Ilang months na. Ang tinutukoy nito ay ang tiyan niya. 7 months na po. Nahiyang sagot niya. Tumangot ang way ito, napansin niyang paglunok nito. Kahit ang Adam's apple ay napakasahig sa tingnan. Napakurap-kurap siya kalaunan ng mapagtantong iniisip. Gusto niyang sampalin ng sarili para matauhan. Bakit ba iniisip niya iyong ganun? Do you have vitamins? May baka bang iniinom para sa baby? Sunod na usisa nito. Bigla siyang napiisip. Sa kanya naalala ang wala nga pala siyang iniinom para sa bata. Hindi ko alam, pero kung kailangan pala ng ganun, iinom na ako sa susunod. Naggulat ito kita sa pag-awang ng labi nito. Pahiya na napayuko siya, pakiramdam niya tuloy, napakalang kwenta niyang ina. Dahil kahit sa bagay na iyon ay, pumalpak pa siya. Dapat pala nag-search siya ng iba pang kailangan niyang gawin habang nagbubuntis siya. Inuna niya pang pagkukumpuni sa bahay niya kaysa unahin ang anak. Mahirap na rin kasi kung wala rin silang matinong matuluyan. Excuse me, I will call my secretary. Anito bigla at tumayo para kausapin ang nasa phone nito. Kagat labi na napayuko na lang siya, nakaramdam siya ng guilt para sa anak niya. Parang gusto niyang pagalitan ng sarili. Ilang saglit siyang pinaghintay doon bago bumalik ulit si Bastian. Bakas pa rin ang pag-alala sa mga mata nito nang magkatinginan sila. Napayuko siya. Naawa ba ito sa kanya? Kaya ba nandito siya at kinakausap nito? Siguro nga ganun. Dahil talaga namang nakakaawa nga siya. Heto siya at tila namamalimos ng kahit kaunting tulong para sa kanila ng anak niya. Kasi naman, wala siyang ibang magawa para makasurvive. Ihatid na kita sa inyo. Biglang sabi ni Bastian na ikinagulat niya. Kalaunan ay wala na siyang ibang nagawa kundi ang sumunod na lang dito. Nagtungo siya sa sekretary nito para kunin ang cash assistance na para sa kanya. Sabi ng iba ay 4,000 lamang ipinamimigay. Pero nagulat siya nang malamang 20,000 ang iniabot sa kanya. Lina, come here. Ihatid na kita. Tinawag siya ni Bastian sa labas. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong magreklamo pa. Pinagbuksan pa siya ng lalaki ng pinto ng sasakyan. Noong makarating sila sa labas ng bahay niya, napansin niyang natigilan si Bastian habang pinagmamasdan ang bahay niya. Are you sure that you're fine living in this house? Baka sa boses ni Bastian ang pag-aalala habang pinagmamasdan ang bahay sa unahan. Ngumiti siya dito ng tipid. Nihiya siyang makita na parang may kakaibang pag-alala sa mukha nito habang nakatingin sa bahay niya. Pakiramdam niya ay tila lalo itong naawa sa kanya nang makita ang bahay niya. Mas lalo siyang nagmukhang kaawa-awa sa mga mata nito at nasasaktan siya sa ideyang iyon. Pakiramdam niya ay ang bababa niya. Ayos lang po kami sa bahay na iyan. Matibay pa naman po ang mga haligi at iyak na kakayanin pa yan ng ilang earthquake na dumaan. Bahagya siyang nagbitin ng mahinang tawa. Mas lalo pang bumukas ang pag-alala sa mukha ng lalaki nang banggitin niyang earthquake. I can offer you my house for the meantime. Biglang offer nito. Nagulat siya pero kalaunan ay nasaktan siya. Ganun na ba talaga siya nakakaawa? Ngumiti siya dito ng pilit kalaunan. Ayos lang po, salamat na lang po. Totoo namang kaya talaga ng bahay na tumagal. Nagmumukha lang itong nakakatakot dahil sa kalumaan ng itsura nito. Sinamahan pa siya nito hanggang sa pinto ng bahay niya. At nagulat siya nang may abot itong paper bag sa kanya. At nang tingnan niyang laman ay mga vitamins at kung ano-anong kagamitan ang nakita niya sa loob nun. I asked my secretary to buy this. I'm sorry kung iyan lang ang nabili. Sa susunod, ililista ko na para kumpleto na. Paliwanag dito. Napanganga siya. Hindi siya makapaniwala. Bakit nito iyon ginagawa? Ganito ba talaga ito kabait? Salamat po. Ngaling-ngaling tugon niya. Napuno ng katanungan ang isipan niya noong gabing iyon. Lahat ng iniisip niya ay tungkol kay Congressman Bastian Villamor. Bakit ganito ito kabait? Talag bang ganun ito? Napangiti siya. Kung ganito kabait, parang nga itong anghel na bumaba sa langit. Hindi lang ito mukhang anghel. May ugaling anghel din.
mas lumala tuloy ang paghanga niya sa lalaki. Talagang naninibago siya. Nagsimula na siyang uminom ng vitamins noong gabing iyon. Kumain siya ng maayos at natulog ng maaga. Simula ngayon, mas pagtutuunan niya na ng pansin ng anak niya. Hindi dahil na-inspire siya sa mabait na congressman na iyon, kundi dahil dapat siyang maging responsable simula ngayon. At nirealize niyang marami siyang pagkukulang. Dapat magkaroon ng responsableng ina ang anak niya. Isang linggo, nagulat si Lina nang matanaw sa labas ang pickup. Kila familiar sa kanyang sasakyan. Bumaba siya mula sa taas. Nagtutupi kasi siya ng madamit nang papansin ng dumating na sasakyan. Naabuti niya sa baba si Bastian. Nakasandali ito sa sasakyan nito. Napanganga siya. Bakit nandito si Bastian Villamor? Anong kailangan nito? Magandang umaga ho. Ano pong sadya? Alanganing ngiti ang iginawa niya dito. Saglit itong natigilan at pinagmasdan siya. Lumunok ito bago nagsalita. I brought you groceries. Tila nalilito pa ito kung anong sasabihin. Napatingin siya sa likod ng pickup. May mga karton nga doon. Napakurap-kurap siya. At gulat na tumingin sa lalaki. Bakit ito magdadala ng mga groceries? Pinamimigay iyan. Dinala ko na ang budget mo. Busy ang mga tauhan sa barangay. Agad na paliwanag ni Bastian ang mapansin ng kalituhan sa mukha niya. Napatango-tango siya. Ganun naman pala. Agad siyang lumapit para sana siyang magbuhat pero agad itong humarang. No, let me do it. Huwag kang magbubuhat ng kung ano. Buntis ka. Anito sa banayad na boses. Napanganga siya at kalaunan ay nihiyang tumango. Sa totoo lang, niya talaga siyang makita itong nagbubuhat ng mga karton para sa kanya. Pero tila wala namang kaso dito ang ginagawa nito. Nagagawa pa nga nitong buhatin ang tatlong karton ng sabay-sabay. Namamangha siya. Dali-dali siyang napatimpla ng juice at nagluto ng kamote. Nihiya pa siya dahil kamote lang ang may bibigay niya. Prinito lang nito ang kamote at saka siyang ginawang pamparis nito sa juice. Pawis na pawis na ito nang dumating siya. Kaya lang napansin niyang nakatingin ito sa dingding niyang butas. Nihiyang nilapag niyang snack nito. Kumain muna kayo. Pagpasensya niyo na po ang dingding ng bahay ko. Hindi po ako marunong magkumpuni. Ako lang po kasing nagawa niyan. Nihiyang pag-amin niya. Gulat na napatingin sa kanya si Bastian. Pinagsali niya ito ng juice kaya't napansin nito ang kamay niya. May mga sugat na doon at namamaga ang hinlalaki. Hindi mo dapat ginagawang ganon. Delikado yon. Bakas ang matinding pag-alala sa mga mata nito. Napanganga siya. Bakit ba ganito ito mag-alala sa kanya? O baka ganito lang ito kabait sa lahat ng mga taga roon? Papaano kung nadisgrasya ka? Gawaing lalaki yun. Hindi yun pababae. At buntis ka. Giit pa rin ito. Maliban sa pag-alala ay mapapansin na rin ang iritasyon sa mga mata nito. Ngumiti lang siya dito. Ayos lang naman po. Kesa naman hayaan ko lang nabutas ang dingding ng bahay ko. Baka pasukan pa ako ng ahas. Napalunok ito at napansin niyang pag-igting ng panga nito. Seryoso itong lumisan sa bahay niya noong araw na iyon. Kaya lang kinabukasan ay bigla ulit itong bumalik nang may tanga na namang grocery. Nagdududa tuloy siya. Tagabang ganito na karami ngayon ang binibigay ng barangay sa mga taga rito? Pero sa araw na iyon ay nagulat siya nang bigla nitong baklasin ang dinding niya. At doon niya napansin na may dala itong plywood sa likod ng sasakyan. Ano pong gagawin niyo? Gulat na sambit niya sa lalaki. I will fix those wall. Kahit tinakpan mo, may mga kaunting siwang pa rin. At papasukin pa rin ang aas ng ganyang butas. Napatulala siya nang panoorin ito na kinukumpuni ang dingding ng bahay niya. Hindi siya makapaniwala. Talagang marunong ito sa ganun. At saka hindi niya rin inasang ito mabismo ang gagawa nun. Congressman ito, marami itong tungkulin. Busy. At dapat hindi nito pinagkakaabalahan ang bahay ng isang tulad niya. Malayo ng ganitong gawain sa dapat ginagawa ng isang congressman. Pero heto ito sa harapan niya at ginagawang dingding ng lumang bahay niya. Kinabukasan ay ganun ulit ang ginagawa nito. Umaga pa lang ay nagpupukpok na ito kaya't babango na siya upang ipaganda ito ng agahan. Nakakahiyang ginagawa nito ang bahay niya at hindi niya ito aasikasuhin. Did I deserve your sleep? Sorry. Anito pagkababa niya. Napanganga siya ng maabutan itong nakasando lang habang hawak ang martilyo. Kita ang biceps nito. Napalunok siya bago nakapagsalita. Ayos lang. Magluluto na rin naman ako. Aniya tsaka nagtungo na sa kusina. Sabay na rin silang kakain sa habag
Minsan ay nag-iwan na rin ng damit si Bastian doon at siya na naglalaba. Inabot ng 2 buwan ang pagkukumpuni ng bahay niya at sa dami ng binago ni Bastian. Masasabi niyang para na rin siyang nagkaroon ng bagong bahay. Napahawk siya sa tiyan nang bigla iyong sumakit. Maglalapag na dapat siya ng stock ni Bastian. What happened? Agad na binaba ni Bastian ang martilyo at nilapitan siya. Bakas ang matinding pag-alala sa mukha nito nang suliapan ng kamay niyang sapo ang tiyan niya. Umiling siya nang biglang nawala ang sakit. Wala, baka dahil sa sumipa ang bata. Malikot kasi siya. Nagbitiw siya ng tipid ng ngiti, tsaka inilapag niya ang tray sa maliit na mesa. Kaya lang saktong pagalapag niya ay sumigil ulit ang sakit. At sa pagkakataong yun ay mas triple ang sakit sa kumpara sa una. Muntik na siyang mabuwal sa kinatatayuan, mabuti na lang. At nasalo agad siya ni Bastian. Napumura ito at binuhat na siya. Namalayan niya na lang nasa sasakyan na siya nito. Mabilis itong pinaharurot ang sasakyan. Pagkapasok nito sa driver's seat, lahat naman nasa hallway ay napatingin sa gawin nila. Sinong hindi mapapalingon kung buhat-buhat siya ng isa sa pinakamalaking tao sa lugar na iyon? Isa itong congressman. Congressman na pawis at nakasando lang habang buhat-buhat ang buntis. Congressman! Bulalas ng isa sa doktor ng hospital, halatang hindi makapaniwala na darating ang katulad ni Bastian sa hospital na iyon na may buhat-buhat na buntis. I think she's ready to give birth. Due date niya na ngayon. Paliwanag ni Bastian sa doktor. Dahil kay Bastian kaya siya priority at nilagay pa siya sa isang private room para doon manganak. Nagpapasalamat na rin siya sa connection ni Bastian sa mga taga roon. Safe naman ang delivery niya. Isinilang niyang lalaking sanggol. Abot langit ang pasasalamat niya nang malaman na healthy ang bata. Napangiti siya kay Bastian nang makita niya itong pumasok sa private room habang yakap-yakap niya ang anak niya. Naglaho ngiti niya nang mapansin ang kakaibang saya sa mga mata ng lalaki. Tila hindi normal na saya ang nakikita niya sa mga mata nito. Pinalis niya ang pagtataka na iyon at nginitian ito. Salamat ho. Maiiyak na sambit niya. Simula nung inihatid ni Bastian sa hospital at sa manarid pa uwi. Agad kumalat sa buong Lorenzo na parang apoy ang balitang iyon. Agad inulan ng kuro-kuro ang buong San Lorenzo patungkol sa isang congressman na may buhat-buhat ng mga anak na buntis sa isang pampublikong hospital. Iniisip ng iba na baka daw nagkataon lang na naawa lang ito sa kanya at nagkusa na maging guardian niya. Pero nang malaman din ng iba ang pagdadala ni Bastian ng mga groceries para sa kanya at pag-aayos nito sa bahay niya ay doon nagbagong pananaw ng lahat kay Bastian. Nahulaan na ng mali siyang lahat. Mas naging maugong ang balitang may relasyon sila ng congressman. Isa siyang disgrasyada at isang magaling at nirerespetong congressman ng lugar na iyon si Bastian. Tapos masisira lamang ang imahe ng lalaki dahil sa kanya. Ayaw niyang mangyari iyon. Aba, ang galing ah. Talagang siya pang liligawan? Di ba sabi nila may anak na iyong babae sa iba? Papaano yan? Tatakbo pa man din ulit si congressman sa susunod na eleksyon. Maraming boto kay Congressman Villamore dahil mabait. Pero kung ganyan nasira ang imahe niya dahil sa babaeng yon, duda ko dihado na siya sa susunod na eleksyon. Iyon lamang ang usap-usapan sa buong San Lorenzo. Kahit bumili lang siya sa tindahan sa malapit, maririnig ang usapang iyon. Hoy, hala nandiyan yung babae, manahimik kayo, patay kayo kay congressman. Bulong ng isa nang mapansin siya sa tindahan, bitbit niya ang baby niya. Bibili lang sana siya ng shampoo, pero dahil sa mga narinig niya, parang ayaw niya nang tumuloy. Kinakain lang ng hiya ang sistema niya. Halos ayaw niya nang lumabas matapos iyon. Habang tulog ang anak niya ng mga bandit 7, ay umiyak na naman siya sa tabi nito habang nakatanaw sa labas. Maya-maya'y darating si Bastian. Gusto niya rin questionin ang mga pinaggagawa ni Bastian. Bakit nga ba ganun ang turing ng lalaki sa kanya? Hindi naman siya nito nililigawan o gusto niyang sabihin yun sa mga taga roon. Gusto niyang ipaitindi iyon. Pero paano sila maniniwala kung araw-araw nga nandun si Bastian sa bahay niya? Ang malala ay, simula nung manganak siya ay dito na rin natutulog ang lalaki. Tama nga ang iba, hindi nga normal ang ginagawa ni Bastian. Malamang na magkakaroon ng usap-usapan tungkol sa kanila dahil na rin sa kakaibang bagay na ginagawa nito para sa kanya. Bumaba siya matapos masigurong safety ng pagkakahiga ng anak niya. Babalik din agad siya. Gusto niya lang maghintay sa baba. Maghihintay siya kay Bastian sa pagkakataong ito. Nagulat ang lalaki nang makita siya naghihintay sa may sala. Halatang ninibago dahil hindi naman siya ganon.
Madalas ay sa taas niya ito naabutan. Malamig dito sa baba. Wear your jacket, Lina. May lambing sa boses nito. Tulog na ba ang bata? Hindi siya sumagot dito at nanatili lang na seryoso ang mukha na nakatitig kay Bastian. Napansin nito iyon. What happened? Are you okay? Kunot noong usisa nito. Akmang lalapit ito nang umatras siya. Agad sinalakay ng kakaibang kabog ang dibdib niya. Ganito na lang parati kapag nasa paligid si Bastian. Aaminin niyang natutuwa siya sa tuwing nandito ang lalaki. Pakiramdam niya ang safety sila ng anak niya. Nakakapanibago ang pakiramdam na iyon at hindi niya maipaliwanag. Feels like wrong yet right. Gusto niya itong nandito sa tabi niya. Gusto niyang maramdaman parati ang presensya nito. Pero kung kapalit ni Yunay ang pagkasira nito, baka hindi niya nakakayaning panatilihin ito sa tabi niya. Malingang manatili ito sa tabi niya. Napaka-selfish niya naman kung ipagpapatuloy niya pa rin ito kung alam niyang masisira ito. Isa siyang disgrasyada, binata si Bastian at mataas ang pinag-aralan. Tapos papato lang sa katulad niya. Naiiyak na siya. Hindi pa man siya nakapagsimula magsalita. Gulat na agad siyang nilapitan ni Bastian at pinahid ang luha sa mga mata niya. Shh! What happened? May masakit ba sa'yo? Nag-aalala na tanong nito. Bakit ka nandito? Hindi ka nakatira dito. Tapos sa inyo ka umuwi at hindi dito. Hindi ito kasama ng tungkulin mo bilang congressman. Dapat nasa opisina ka at hindi dito. Nanginginig ang boses niya nang banggitin iyon. Hindi ito nagsalita. Tinulak niya ito pero bigla na lang siyang niyakap nito na mas lalong nagpagulat sa kanya. Hindi mo ba narinig ang mga usap-usapan sa sentro? Pumatol ka raw sa isang disgrasyada. At maring hindi ka manalo sa susunod na eleksyon. Kahit hindi totoo iyon. Nagmumukhang totoo dahil sa pabalik-balik mo dito. Kahit hindi naman kailangan. Bakit nga ba ganito ka sa amin ng anak ko? Ikaw lang mismong sumisira ng imahe mo. Umiiyak na sambit niya. Ilang saglit na kinain ang katahimikan ng pagitan nilang dalawa. Tila pinakiramdaman lang ang init ng kapwa-katawan. Aaminin niyang, mas lalong nagula ang puso niya sa yakap na ito. Pakiramdam na kahit mali ay gustong-gusto niyang maramdaman. Paano mo nasasabing disgrasyada ka kung kasama mong ama ng anak mo? Biglang naisatinig ni Bastian. Namilog ang mga mata niya nang tumingala sa lalaki. Anak kong bata sa ibang lalaki. Hindi ko ang biological na ama niya. Tumigil ka sa kabaliwan mo. Bulyaw niya dito. Parang sinasabi mo na rin na handa mo nga akong patulan kahit disgrasyada ako. Nababaliw ka na talaga. Mas lalong bumuhos ang luwas sa mga mata niya. Talaga ba? Kahit positive ang resulta ng DNA namin ng bata? Sasabihin mo pa rin na anak mo siya sa iba, ha? Lina? Doon siya tila na estatwa. Napanganga siya at namilog ang mga mata niya. Parang hindi agad na proseso ng utak niya ang sinabi nito. Akong biological father ng anak mo. The child is our child. Hindi siya anak ng ibang lalaki. Dahil anak ko siya. Pinagdiinan niya iyon sa kanya. Pinagmasdan ni Bastian si Lina sa tabi niya. Hindi niya lubos sa kalaing katabi niya ngayon ang babae kasamang anak nila. Nauna siyang bumaba at inisikaso ang pagkain nila. Kahit gustong gusto niyang makasabay ang babae sa hapagay, hindi niya magawa dahil ayaw niyang bulabugin ang mahimbing nitong tulog. Nauna na lamang siyang kumain at nag-iwan ng note sa mesa. Habang nasa biyahe siya ay nakatanggap siya ng tawag mula sa ama. Yes pa. Aniya. Nasa office kami ngayon dito sa munisipyo. Kailangan nating mag-usap. Mararamdaman ang kaseryosohan sa boses ng ama niya. Kaya binilisan niyang pagpapatakbo ng sasakyan patungo sa munisipyo. Pagkarating niya ay napansin niyang nakatingin ang mga empleyado ng munisipyo sa kanya. Halatang may kung anong bagay ang mangyayari ngayon. Pagkapasok niya sa opisina ay naabutan niyang umiyak ang mama niya. Seryoso ang mukha ng ama niya na magtama ang mga mata nila. Siguro ay alam mo na kung bakit kami nandito ngayon. Panimula ng ama. Alam niya ang mga dahilan ng pagpunta ng magulang ngayon sa opisina niya. Napaghandaan niya na rin ito. Yes pa. Umupo siya sa kabilang sofa, kaharap ng mga magulang. What happened to you, iho? Bakit ganitong balita ang matatanggap namin? Ikaw? Pumatol sa babaeng may anak na? You even send a girl to that public hospital. Ikaw nagbayad ng bill niya. Ikaw nag-alaga sa babaeng yun. May relasyon na ba kayo? For petty's sake. Hindi ikaw ang ama ng batang ipinanganak niya. Naghihistorya ng ina niya.
Matas ang pinag-aralan mo. You finish business and architect para balang araw, ikaw ang magmana ng business natin at magbitiw na sa politika. You have a good rating in comms of politics, pero sinisira mo ito para lang ano? Para sa babaeng yun? Bulalas ng ama. Hinayaan niya lang na magsalita ang mga ito. Walang alam ang mga magulang niya. Please, iho. Gumising ka na sa katotohanan. Magbago ka na. Para na ito sa kapakanan mo. Nag-aalala kami ng papa mo. May pagsusumamo sa boses ng ina niya. Pero imbis na magsalita, tumayo siya at may kinuhang folder sa ilalim ng office desk niya. Binuksan niya iyon at inilapag sa harapan ng magulang. It's the DNA test that says he's the father of the child. Namilog ang mga mata ng magulang niya nang makita ang nakalagay sa papel. Gulat na gulat pa rin ang mga ito nang lumipat ang tingin ng mga ito sa kanya. This is the reason why I can't let her go. No way that I'm fucking give up the child and the mother of my child kapag nawala sila. Parang tinanggalan niyo rin ako ng pakpak. May pait sa mga mata niya habang pinagmamasdan ang mukha ng mga magulang. Oh my God! Napatakip sa bibig ang ina niya at mas lalo pa itong naiyak. Ngunit sa pagkakatong iyon ay umiyak ito dahil sa tuwa. Lumalaki ng anak nila. Masayang pinagbasdan ni Lina ang naglalakad nilang anak. Isang taon na si Baby Owen. Makulit na rin ito at gustong-gusto nang maglaro. Nakaupo siya sa hita ni Bastian habang pareho nilang pinagmamasdan ang anak nila. Namatay ang masamang balitang isa siyang disgrasyada matapos kumalat sa buong San Lorenzo. Ang katotohanan, anak talaga ni Bastian ang bata. Nabalitaan niyang nagtungo sa San Lorenzo ang mga magulang ni Bastian, ngunit agad din bumalik sa ibang bansa dahil may mga kailangan itong asikasuhin doon. Sa susunod pa na taon makakabalik sa Pinas ang mag-asawa. Bumitin na rin sa politiko si Bastian. Naghanda na ito para mag-take over sa kumpanya ng ama. Masaya siya para sa lalaki. Sa wakas ay, natuldo ka na rin nilang malabong label nila noon. Sa ngayon, she's only his girlfriend. Pero masaya na siyang alam niya na kung ano siya para dito. Naklaro ng relasyon nila sa isa't isa. Hinawakan ni Bastian ang kamay niya. Kumakain ka ba ng maayos? Baka nagpapalipas ka ng gutom, ha? Kumakain naman talaga ako ng maayos. Magkasabay naman tayong kumain. Alam mo naman talaga kung gaano karaming kinakain ko. Aniyat na panguso. Ano bang sinasabi nito? Inaakusahan pa siya, eh alam naman nito ang totoo. Nakita niyang pangisi nito. Alam niyang niloloko lang siya nito. Kaya lang bigla na lang nitong pinadalos doon sa daliri niya, ang singsing. Nagulat siya ng balingan si Bastian. Nag-aalala lang ako, baka lumuwag sa iyo ang singsing na binili ko. Bulong nito sa tenga niya. Anong ibig sabihin nito? Hindi makapaniwala ang bulalas niya. Marry me, Lina. Masuyo niyakap siya nito. Matagal bago siya nakapagsalita, tinitigan niya ito sa mga mata hanggang sa biglang dumaloy ang luwas sa mga mata niya. Nagulat ang lalaki at agad itong umayos ng upo. What happened? Are you hurt? Agad nitong chinek ang katawan niya. Wala naman talagang problema. Niyak lang siya dahil sa tuwa. Wala akong sugat. Hindi ako nasaktan. Aniyang niiyak ba rin? So bakit? Anong problema? Ayaw mo sa singsing? Usisa nito. Bakas pa rin sa mukha ng lalaking pag-alala. Umiling siya. Gusto ko. Gustong gusto ko. Kalaunan ay napangiti ito nang maintindihan ang dahilan ng pagluha niya. Nang maalalang nangyari sa kanila ni Jake noon, ay agad siyang sinalaki ng kaba. Sana naman ay huwag mangyari sa kanila ni Bastian ang nangyari sa kanila noon ni Jake. Gusto ko nang makilala nila mama at papa. Gusto rin nilang makita ang apo nila. Gusto kong ipaalam sa kanilang magpapakasal na tayo. Nakangiting sambit ni Bastian. Napaawang labi niya. Ganito rin nangyari sa kanila ni Jake noon. Ang huli ay nasira sila ni Jake. Iniwan siya ng lalaki at tinapos siya na parang basahat. Mas lalong nag-ibayo ang kaba na nararamdaman niya. Are you okay? Nag-aalala ang usisa ni Bastian nang mapansin ang kakaibang kaba na nakabalatay sa mukha niya. Oo, okay lang ako. Nagbitiw siya ng tipid ng ngiti sa lalaki. Pwede namang huwag na rin tayong dumalo kung hindi ka komportable. Agad siyang umiling. Hindi, ayos lang, walang problema, Bastian. Huwag kang mag-alala. Tila hindi pa rin kumbinsido si Bastian kahit sinabi niya ng ayos lang.
Kinakaban si Lina habang nag-aayos sa harapan ng salamin. Itong unang beses na mag-aayos siya ng mabuti. Nakasuot siya ng above the knee dress na puti. Sa totoo lang, halos hindi niya makilala ang sarili. Are you ready? Natigilan si Bastian sa pinto ng magtamang mga mata nila sa refleksyon ng salamin. Ready na ako. Aniyat ngumiti dito. Okay. Tila wala pa rin ito sa sarili habang pinagmamas din siya ng harapan. Ayos ka lang? May problema ba sa itsura ko? Nag-alala na patingin ulit siya sa salamin. Kaya lang hinawakan siya ni Bastian sa kamay at hinila papalapit para mahalikan siya sa labi. Nakatitig ito sa kanya matapos ang halik. Parang ayaw na kitang iharap sa kanila. Baka matipuhan ka ng pamangkin at mga cousins ko. Sure to beautiful Lina May. Bulong nito. Napaismid siya. Pinubola mo naman ako eh. Si Bastian lang ang nakapagbibigay ng ganitong pakiramdam sa kanya. Alam na alam talaga nito kung saan siya pupuntaryahin para mag-react ng ganito. Si Bastian lang ang nakakapagbigay ng paru-paro sa tiyan niya. Dapat hindi ka na mag-makeup. Mas lalo kang gumanda. Hinapas niya ito sa braso para magtigil na ito. Masyado na siyang hulog na hulog sa mga mabulaklaki nitong salita. Kasamang anak niya nang sumakay sila sa sasakyan. Mahaba-haba ang biyahe at hindi nantok si Bastian sa biyahe dahil naaloy ito sa mga pinag-usapan nila. Sa isang malaking mansyon sila humantong, sa isang eksklusibong subdivision na alam niyang mga mayayaman lang ang makaka-afford. Tila divo lang ang nangyayari. Ipapakilala siya sa pamilya nito bilang fiancé nito. Katulad ng nangyayari sa kanila ni Jake noon, kaya lang sa pagkakatong ito, may madadamay na bata. Madadamay ang anak niya, oras na may mangyaring hindi maganda sa pagitan nila ng pamilya ni Bastian. Baby, anong problema? Ayos ka lang? Pinagbuksan siya nito ng pinto habang karga-karga sa braso ang anak nila. Napakurap-kurap siya. Hindi si Jake ito, si Bastian ito, at magkaibang dalawa. Si Bastian ay mahal siya habang si Jake ay ginagamit lang siya. Kailangan niyang magdiwala kay Bastian at sa pagmamahal nito. Wala, pasensya na. Bakas ang pag-alala sa mata ni Bastian. Pwede tayong magtungo na lang sa kondo kung kinakabahan ka at hindi ka pahandang. Ayos lang. Harap tayo sa parents mo ngayon. Huwag mo na akong alalahanin. Aniya. Inakbayan siya ni Bastian at hinalikan sa pisngi. Nandito lang ako. Huwag kang mag-alala. Harmless sila. Natawa na lang siya. Bumungad sa kanilang malaking bulwaga nang makapasok sila sa loob. Para siyang nasa isang malaking palasyo. Sadyang ang yaman nga talaga nila, Bastian. Ganito rin sana kalaki ang bahay nila kung hindi lang iyon nangyari sa ama niya. Oh my God, ito na bang apo ko? Ang malakas na boses ng ina ni Bastian ang sumalubog sa kanila. Akbay-akbay pa rin siya ni Bastian nang ipasa ng lalaki si ina nitong anak nila. Maluhaluhang hinagka ng ginang ang apo nito at niyakap ito na parang wala ng bukas. Kwapo di ba, ma? Gagawa pa kami ng isa pa niyan. Pagbibiro ni Bastian sabay higpit ng akbay sa kanya. Pasimple niya itong kinurot na pinagtawanan lang nito. Ngumiti ang ginang ng balingan siya, kaya lang nagulat siya nang hawakan itong kamay niya. Tiyak na napagod kayo sa biyahe, kumain na muna kayo. Anin ang ginang na nakatingin sa kanya. Napanganga siya, hindi itong inaasahan niya. Hindi makapaniwalang napabaling siya kay Bastian. Kumindot si Bastian sa kanya. Ayos lang po, hindi naman po ako gaanong pagod. Masayang tugon niya. Ay nako iho, ano ba? Bakit inayaan mo lang na nakatayo itong si Lina dyan? Halina kayo. Biglang sumingit ang ama ni Bastian. Natawa na lang sila nang natatarantang hinila agad siya ni Bastian papalapit sa mesa. Halos ayaw nang kumain ang ina ni Bastian dahil sa pagkaalin nito sa bata. Nag-iisang anak lang pala si Bastian kaya masyadong natutuwa ang ginang na nandun ang nag-iisang apo. Ilang saglit ay nakarinig sila ng doorbell na ikinatigil niya. Agad tumaliba ang katulong para pagbuksan ng kung sinong dumating. Ma'am, nandito na po sila. Informa ng katulong. Namilog lang ang mga mata niya nang makita si ni Jake at ang pamilya nito, paging si Dorothy ay nandun din. Para siyang tatakasan ng kulay sa mukha sa nakita. Gusto niyang sabihin baka nananaginip lang siya, baka hindi totoo ang nakikita niya. What the hell are you doing here? Bakit nandito ka na naman? Bulalas ng ina ni Jake. Sa kanyang pagtantong hindi nga siya nananaginip. What's the matter? Nagugulang usisa ng ina ni Bastian. Para siyang mahimatay sa harapan ng mga ito.
Ang babaeng iyan ay anak ng Asuncion. Ang ama niya ay nakakulong ngayon matapos nakawin ang milyones namin. Anak iyan ng magnanakaw na iyon. Sumbong ng ina ni Jake sa pamilya ni Bastian. Matapos mo sa anak ko, lumipat ka sa kasin ko? Wala ka na talagang hiyang babae ka. Kasin nito si Bastian, ibig sabihin ay pamangkin nito si Jake. Biglang tumulo ang luha niya. At kinakatakot niya ay naulit. Hindi makapagsalita ang pamilya ni Bastian. Nagugula na nakatitig ito sa kanya. Tila kay daming gustong itanong sa kanya, ngunit hindi magawa dahil sa gulat. Tinatarget niya ang pamilya natin para makawala ang ama niya. Imposibleng nagkataon lang ito. Sigurado akong sinasadya niya ito. Bulalas ng ina ni Jay. Yes po, paniguradong sinasadya niya ito. Tama si tita, nilalandi niya ang mga lalaki sa pamilyang ito dahil may hidden agenda siya. Dagdag ni Dorothy, sa pagkakatong ito ay inalon ng ina ni Jay. Nagulat sila nang biglang tumayo si Bastian. Agad siyang sinalaki ng takot sa puso niya. Naniniwala ba ito sa sinasabi ng ina ni Jay? Katulad ba ni Jay, iiwan din siya nito? Tatalikuran din ba siya nito, sila ng anak niya? Mas lalo lang siyang naiyak sa mga naiisip. What the fuck are you saying, you fool? Huwag niyong husga ng babaeng hindi niyo kilala. Try to do that again, at kukunin ko sa inyong kumpanya niyo. Ani Bastian, at baka sanggalit sa mga mata. Biglang namutla ang ina ni Jake. Saka siya binalingan ni Bastian. Bakas ang pag-alala sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Are you okay? Kailangan natin umalis. The place is not good for you. Ani Bastian. Masuwing pinayad ni Bastian ang luha sa pisngi niya. Saka siya sumama dito palabas ng bahay. Ano itong kalokohan ito, Bastian? Ex ka ng kinakasama mong pamangkin mo. At totoong nakulong ang ama ng babaeng iyon. Hindi natapos ng ginang ang sinasabi nang binigyan niya ng galit ng tingin ng ina. Kanina ay kilala mo pa si Lina, pero ngayon tinawag niyo na lang siyang kinakasama ko. Talaga bang ang bilis yung bumaliktad dahil lang sa sulsul lang mo yun? Alam niyo ba kung ilang milyon na rin ang natangay ni na Rebecca? Ang tinutukoy niya ay ang ina ni Jay. Pero totoo naman talagang nakulong ang ama ni Lina. Giit ng ina niya. Hindi natin alam ang totoong nangyari, kaya huwag niyo agad husgan si Lina. Dahil lang sa mga narinig yung kina Rebecca, iimbestigan kong kasong to. Lilinisin kong pangalan ni Lina. Aniya sabay hablok ng naiwan yung jacket kanina. Hindi niya mapapatawad ang mang inang iyon. Nakatulugan ni Lina ang pag-iyak at inakala nitong iwan niya ito dahil sa narinig kina Rebecca. Nagkaroon ng doubt si Lina sa nararamdaman niya para dito dahil lang doon. Umuwi sila sa probinsya ngunit tahimik lang si Lina. Gusto niya ulit itong makita ng umiti katulad ng dati. May nagbago na dito, madalas na itong napapatulala. At mas lalo lang siyang naiinis sa sarili niya. Hindi niya alam kung paano pa ipaparamdam dito na hindi nagbagong nararamdaman niya para dito. Pinimbestigahan niya ang tungkol sa kaso ng ama ni Lina. Tinutukan niya iyon. Kailangan niya malaman ang totoo. Kaya sinadya niya ang ama ni Lina sa kulungan. Kumustang anak ko? Naluluhang ama ni Lina nang malaman na siyang fiancé ng babae. Ayos lang po sila ng apo niyo. Napanganga ito at tila hindi makapaniwalang may apo na ito. Pinagbawalan ko siyang mapunta rito dahil ayokong nakikita niya ako sa ganitong sitwasyon. Kapag pumupunta siya dito, hindi ko siya hinaharap. Gusto ko na siyang makita pero hindi sa ganitong paraan. Gusto kong malaya na ako kapag nagkita ulit kami. Umiiyak ang ama ni Lina. Nasasaktan ako kapag umiiyak ang anak ko dahil alam niyang nakulong ang ama niya. Naiwang mag-isang anak ko sa edad na 18. At gusto kong mag-sorry dahil ang agay niyang pagdusahan itong lahat. Gusto ko pong ilabas kayo dito. Tulungan niyo po ako malutas ang kaso niyo. Gusto kong malaman ang totoo. Pagkumbinsin niya sa ama nito. Napanganga ito. Tila hindi nito inasahang sasabihin niya iyon. Matagal na rin kayong hinihintay ng anak niyo. Kaya hayaan niyo ako makatulong sa pagkakatong ito para matupad ang matagal niyang pinapangarap ni Lina. Namutawi ang ngiti niyang may kalakip na pait. Nakikita ko, mahal na mahal mong anak ko. At maraming salamat sa pagmamahal sa anak ko. Dahil iyan ang bagay na hindi ko napadama sa kanya sa loob ng ilang taon. Ngumiti siya sa ama ni Lina. Mahal na mahal ko pong anak niyo. Higit pa sa buhay ko. Handa akong ibigay ang lahat ng magpapasaya sa kanya. Nagpapasalamat rin po ako sa inyo sa pagbibigay ng isang Lina sa buhay ko.
Naiyak ang ama ng babae at napangiti siya. Nagpapasalamat siyang nakipag-cooperate ang ama ni Lina sa kaso. Mas napabilis ang imbestigasyon. Isang bank account na separate sa company account ang natumbok niya na siyang ginamit para makapaglabas ng pera mula sa kumpanya ni Lina. Sinadyang gumawa ng magnanakaw ng separate account para makapagnakaw sa company savings. Pinatrace niyang may-ari ng account at ang hindi kapanipaniwalang resultang nalaman niya. Ang bank account na iyon ay konektado sa asawa ni Rebecca na si Federico. Naalala niyang muntik nang mabankrupt ang kumpanya nina Rebecca dahil lang sa pagsusugal nun ni Federico. Tinawagan nga siya nito upang maghingi ng tulong sa isalbang kumpanyang pinapatakbo ng mato. Hanggang sa binawi na rin ang mga itong maghingi ng tulong. At sabi, ayos na raw ang kumpanya at nakakabawi na. Kasabay ng pagbangon ng kumpanya nina Rebecca ay siya namang pagbagsak ng kumpanya nina Lina. Tila may kadudadudag nangyayari sa parting iyon. Kaya mas pinalalim palalong imbestigasyon sa parting iyon. Nagtagis ang bagang niya. Nang sa huli nalaman niyang hinawakan ni Rebecca ang kumpanya ni Lina upang gamitin para makabangon ang kumpanya ng mga ito. Ang mas malala ay, ang ama pa ni Lina ang napagbintangang nagnakaw. Samantalang ang totoong nagnakaw ay, ang pinsan niyang si Rebecca at asawa nito. Nung sabat ng ebidensya niya, ay saka siya nag-fail ng kaso kina Rebecca. Hulang hiya ka. Tayong magkadugo. Pero nagwapo pa rin kami idiin ng ganito. Nagwawala sa Rebecca nang arestuhin ito ng mga pulis sa bahay nito kasamang asawang si Federico. She's just using you, uncle. Pagkatapos kanyang gamitin, iiwan ka rin niya. Hindi napigilan ni Jake at nagsalita matapos makitang sinasakay na sa pulis mobile ang mga magulang. Binigyan niya ng malamig na tingin si Jake. I heard, nakarelasyon mo si Lina noon. Ngumisi si Jake. Oo, ang totoo ay, nalawayan ko ng babaeng yun. Bago ka pa niya nakilala. Akala mo lang malinis pero ang totoo, manggagamit talaga siya. Ilang beses nang may nangyayari sa amin noon, bago mo siya sinalo. Umangat ang kilay ni Bastian nang marinig iyon mula dito. Natawa na lang siya. Talagang nagmana si Jake sa ina nitong si Rebecca. Sinungaling. Gusto kong magsorry kay Lina dahil nakilala niyang katulad mo. Hindi ka napalaki ng maayos ni Rebecca hanggang ngayon. You're still a fucking mama's boy. Iyon ang huling binatawan niyang salita bago tinalikuran ng pamangkin. Nang makauwi siya ay umiiyak si Lina na niyakap siya. Ang tagal-tagal mo namang nakabalik. Nag-aalala ako. Baka iniwan mo na ako. Baka... Hinarang niya gamit ang hintuturo ang labi nito. Shh! Stop saying that. Hinding-hindi mangyayari yan. Niyakap niya ito ng mahigpit. Gusto niyang madama nitong nandito siya at totoong bumalik siya para dito. Hinding-hindi niya ito iiwan. Hindi sa isang babaeng nagpabaliw sa kanya ng ganito. Namiss niya rin ito. Gustong-gusto niyang umuwi pero kailangan niyang tapusin ang kaso ng ama nito at gawing posibleng pangarap ni Lina ang makalabas ng ama nito. Napuno ng iyakan ang condo unit ang fiancé niya nang makita niya muli ang ama na matagal nang gustong makasama. Hindi pa rin siya makapaniwala habang yakap-yakap ang ama. Bigla na lang sinabi ni Bastian na may pupuntahan sila sa syudad kaya kailangan nilang lumuwas. Tapos malaman-laman niyang ito palang sorpresa ni Bastian sa kanya. Abot langit ang pasasalamat niya nang malamang nakalabas na sa kulungan ang ama at nasa harapan niya na ngayon. Umiiyak na bumaling siya kay Bastian. Makikitang lubos na pasasalamat niya dito kahit hindi niya sabihin. Masaya at excited na nakipaglaro ang ama niya sa apo nito na hindi nito inasahang makakasama nito sa pagkakataong iyon. Kailangan nilang magbayad ng penalty dahil sa ginawa nila sa ama mo. Kailangan nilang ipambayad ang kumpanya nila para mabayaran ang penalty na iyon. Paliwanag ni Bastian sa kanya na magkasarilinan sila sa teresa ng kondo. Gumiti siya sa lalaki, umiling siya at nakita niyang pagkunot ng noon nito. Masyado nang marahas pa kung pati ang kumpanya nila ay kukunin ko. Iyon na lang ang meron sila. Sapat na sa akin na maibalik ang mansyon namin. Bukod doon, wala na akong ibang gustong makuha, Bastian. Gumiti siya. Nakita niyang pagkamangha sa mukha nito. Napagtanto ko, ang sama-sama ko pala. Kung sa akin ginawa yun, hindi lang kumpanya nilang kukunin ko. Pati ang lahat ng meron sila ay sasairin ko. Ani, Bastian? Natawa na lang siya. Grabe ka, kadugo mo pa rin yun. Iyakap siya ni Bastian. Ang mga tulad mong dapat pinaparami. Tara na, gawa tayo ng isa pa. Malaki na si Owen, oh.
kailangan niya na ng kalaro. Nahampas niya ito sa tiyan. Kinabukasan na kailangan ni Bastian i-follow up ang kumpanya ng pamilya nito dahil may pupuntahan ng ama. Ang anak niya naman ay masayang ipinasyal ng ama niya. Sabik na sabik ito sa apo na kagabi pa nilalaro kasama ng ama niyang driver ni Bastian. Kaya tuloy at mag-isa siya sa kondo. Balak niyang bumaba para magtungo sa isang convenience store malapit sa kondo building. Nasa elevator na siya at bumukas ang pinto niyon. Nagulat siya ng mukha ni Jake ang bumungad sa kanya. Agad itong lumabas sa elevator at malalaki ang hakbang nilapitan siya. "Lina, please, can you help me? Nakakulong ang mommy at daddy ko. Nagsuffer si mom sa anxiety niya. Baka mas lalong lumala kapag nanatili pa siya ng matagal sa kulungan. Baka anong gawin niya sa sarili niya?" Biglang salubong ni Jake pagkalabas nito sa elevator. "Jake." Natigilan siya nang hawakan itong magkabilang niyang braso. "Lina, please, kausapin mo si uncle. Sabihin mong palabisin na sina mommy. Alam kong maawain ka. Please, give them a second chance. Hindi naman nila sinasadya yung ginawa nila sa papa mo. Kailangan lang namin isalbang kumpanya that time. Kaya nagawa ni ng mom iyon. Ilang taon lang naman nakakulong siya, diba? Buhay naman siya. Safe siya at magsama na kayo ngayon. So please, kalimutan na lang natin ito." Pakas ang desperasyon sa mga mata ni Jake. Hindi siya makapaniwala habang pinagmamasdan si Jake. Lang? Nilang nito ang ilang taon na hindi niya nakasamang ama niya. That was 8 years. She's only 18 when his father was in jail. She had to face the hardship of being alone na walang magulang niya. Tapos sasabihin ni Jake ito sa kanya ngayon na parang kahapon lang nakulong ang ama niya. Na hindi sila nagsuffer ng 8 years. Pinalis niya ang kamay ni Jake at nagbitiw ng mapait ng ngiti. Kinaya ni Papa ang buhay sa kulungan 8 years knowing na may anak siyang babae na sa labas. Paniguradong kakayanin din ng ina mo ang buhay sa loob ng kulungan. Malaki ka na, tumayo ka sa sarili mong paa at matutong hindi nakaasa sa ina mo. Akmang tatalikuran niya si Jake nang hilain siya nito ng marahas. "Ang yabang-yabang mo na ngayon ah. Porke ba nasungkit mo si uncle? Akala mo talaga magtatagal kayo? Huwag kang umasa. Di hamak na mas marami yung babae noon kaysa sa akin." Natigil sa pagsasalita si Jake nang isang lakas na sapak ang dumapos sa mukha nito. Natumba ito sa carpeted na sahig ng kondo. Halos hindi na ito makatayo dahil sa lakas ng nakuhang sapak. Gulat na palingon siya sa may pakanani yon. Si Bastian, nagdidilim ang anyo nitong nakatingin kay Jake. Akman sana nitong lalapitan si Jake nang yakapin niya ito mula sa likod. "Please, tama na. Huwag na kayo mag-away, please." Humahagulhol siya. Hindi natuloy si Bastian at agad nakinig sa kanya. "Umalis ka na dito hanggat kaya ko pang magtimpi. Baka tuluyan ko nang bawiin sa pamilya mo ang kumpanya niyo." Tila asong bahagang buntot na tumakas si Jake. Mabilis itong naglaho sa harapan nila. Niyakap siya ni Bastian. "I'm sorry." Ulit-ulit na sambit ni Bastian habang hinahalikan ang ulo niya. Hindi sa lahat ng panahon ay kailangan maging mabait. Iyon ang isang napagtanto niya. Hindi sa lahat ng panahon ay kailangan magpakumbaba. Kailangan din na lumaban, lalo na kapag nabubuhay ka na sa marahas na mundo. "Ang ganda mo, Lina." Hindi makapaniwalang pinagbastan siya ni Carrie, ang nag-iisang best friend niya. Hawak niya ngayon ang bukhi niya. Nakatayo siya sa likod ng double door ng simbahan. "Salamat at pumunta ka." Naiyak na sambit niya sa kaibigan. "Ay sus, syempre naman, ikaw pa ba?" Nang magsimula na siyang maglakad sa eyeline, napansin niya agad ang magulang ni Bastian na nakangiting nakatingin sa kanya habang naglalakad. Sunod ay ang ama niya naghihintay sa kanya upang ito mismo maghatid sa kanya tungo kay Bastian. Nakita niya rin si Jake at Dorothy doon. Parang gusto niyang matawa nang malalang sinabi ni Carrie sa kanya. "Sinabi ko sa dalawa na pumunta sa kasal mo kasi kapag hindi nila ginawa ibubunyag ko ang sekreto nilang dalawa." Ang sekreto daw ng dalaway, may relasyon ng mga ito at may sex video na hawak si Carrie na hanggang ngayon, ginagawa pa rin itong panakot sa dalawa. "Gusto kong isampal sa pagmumukha ng Jake niya, no? Ito yung sinayang mo. Mga ganon." Tapos ay humagalpak pa ng tao si Carrie. Kaya sinabi nito sa dalawang damuho sa kasal niya, medyo harsh pero natatawa na lang siya. Nagtawanan pa ang lahat nung umiiyak ang anak nila, ang nagdala ng singsing nila. Ito kasi ang ginawang ring bearer. Kasalanan ni Bastian dahil sinabi nito sa anak na gagawa sila ng bagong baby tapos ng kasal, kaya sinamaan niya ito ng tingin. "You may now kiss the bride." Hindi pa man natapos ng pari ang sentence nito, nakalik na si Bastian. "Nakakahiya. Napakaatat mo, anak.
Biglang sigaw ng ama ni Bastian. Nagtawanan ang mana sa simbahan. Mahal na mahal kita. Ani Bastian matapos ang halik. Napangiti siya at para na naman siyang maiiyak. Mahal na mahal din kita. Sa pagkakataong iyon ay natupad ang pangarap niya sa tamang tao. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli! Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo ay kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.